Good morning, everyone. Thank you for joining with us this afternoon. This is actually a continuation sa to ang discussion yesterday. And hope na everyone is naka-tune-in na sa to. So if you are there, no, if naka-tune-in kayo, paki-comment lang po sa comment section po sa baba, at least mag-greet po kayo on the air, no? So I would like to greet, no, Miss Gizel, no, Tabonia. She's actually tuning with us right now. So who else, no? Sige, hintayin natin yung iba, no? Kasi nag-share ko pa lang sa ano eh, group chats, doon speak, na kung po pwede tayo ma-pod. So, okay, check natin ha kung naka-live na ba tayo. Yan, naka-live na tayo, but I think a very bad signal this afternoon, no? So just bear with us. If you are there already na naka-tune in na po kayo, you can actually make some comment section po sa baba para at least po makapag-po tayo on the air. Linisin natin. It's much more clear. Okay. So how many audience we have right now, no? Let me check. By the way, if you're already there na naka-tune in na po, ipong mag-comment po para at least alam po natin na dyan na po kayo. I would like to greet Gizel, no? Miss Gizel Bunyag is tuning in with us right now. So, good morning to you, Gizel. I have a good signal. So, good morning to you, Queenie. No, Queenie Kapagnot. No, good morning, heart month also to you. So, pasensya na, no? I think I have a very bad signal. I think putol-putol siguro yung signal. I don't know. Dito po sa akin, putol-putol po. Ito na lang. Ayan. Is it putol-putol din po ba dyan sa end nyo? Good morning, Maricel. Not really sure if I have a very good signal. Is it putol-putol ba? Pati po ba? Is it putol-putol din also? I'm not really sure. In my end, I have very, very poor signal. Hello, Wilda. Good morning. Yeah nga, putol-putol eh. I have a very bad signal. I don't have a good signal today. Let's hang on for a little while. Maybe gaganda po ang signal na to. Tingnan ko sa free.
Good morning, Lizelle. No, how are you? Lizelle from yes, mahina ang signal, Willie. Dito rin sa akin medyo mahina ang signal in my end. Lizelle, good morning to you, no, from Bohol City, from Tagbilaran City, Bohol. I don't know if it's okay right now. Yan, good morning. By the way, if naka-tune in na po kayo, paki-share naman po, no? Paki-share po sa mga ka-team po natin, mga ka-group chat po natin so that at least they will be able to join with us right now. And if nandyan na po kayo, naririnig na ninyo po ako, pwede po makasuyo po na comment po kayo dyan sa baba para at least po makapag-ano po tayo. Alam ko po kung nandyan na po ba kayo. Sandali ha, sasagutin ko si Chody muna. Hello, Chod? Hello? Hello? Yes, Chod. Medyo pangit kasi yung signal ko eh. Hello? Yes, Chod. Yes, Chod. Hello, Chod. Facebook na? Dito focus sa Facebook? Okay. Sige, Chod. Okay, thank you. Ayan. Okay, pasensya na po ha. Kasi, ano po. I received a call from Chody from Bacolod City. He's actually there right now. And he's conducting a training for our team there in Bacolod City. So, nireceive ko muna yung call. So, good morning to Ma'am Stella Cato from Dumaguete City. Jolene, no, from, I think naka-duty ngayon si Jolene nasa Mandawi City, no? So, ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi sayang din po yung oras pag ano po, hindi po na-share, no? I-share po muna natin para po makapag-attend naman yung iba, no? Ayan. So, Leia, good morning to you, Leia, from Balamban, Cebu. By the way, if nandyan na po kayo, naririnig na ninyo po ako, pwede pong paki-comment po sa comment section po sa baba para at least makita po natin kung sino po ba yung naka-join sa atin ngayon. By the way, konting announcement lang po. Currently, meron po tayong Facebook Ads Workshop every Wednesday po yan sa DPPI Head Office. So kung kayo po ay nasa Cebu area lang po, I would like to encourage you to join the Facebook Ad Workshop kasi importante po talaga. Alam nyo po, dati, iba na po kasi ang labanan ngayon eh. Dati po, kung okay lang po yung mga libre-libre na po sa Facebook wall, sa groups, or sa marketplace, kung dati po ay nakakakuha pa po tayo ng mga kliyente po dyan, ngayon po medyo mahirap-hirap na rin po kasi eh. So ini-encourage ko po kayo na aralin po ninyo yung Facebook ads at pag-isipan na ninyo po na kasi negosyo naman po talaga to eh kasi kailangan po talaga natin. So if as much as possible po, aralin nyo po yung Facebook ads para makapag-start na rin po kayong makapag-invest dito po sa Facebook ads para in short, gaganda po yung takbo ng benta po natin. Yung mga tao po na nakakabenta, yung mga kasamahan natin na nakakabenta ng marami-rami po, sila po ay nag-invest talaga on Facebook ads. So encourage ko po kayo talaga, no? So
Also, no, good morning to Miss Melchora Berdan na naka-tune in din po sa atin ngayon, si Miss Laline Ripdos, magandang umaga po sa iyo, Lane. So, by the way, if nandiyan na po kayo, pwede po makahingi ng favor. Pwede po paki-share po sa mga group chats po ninyo, sa mga ka-team po natin, sa mga downlines po natin. Part 2 na po to sa discussion po natin kahapon. Maganda po yung discussion points po natin. Although itong pinag-uusapan natin ngayon ay na-i-discuss ko na po last January 7 doon sa ano po natin sa sales rally. Pero I felt na kailangan po talagang i-ano natin, pabalik-balik talaga natin na ibabato talaga to. So, pwede po pakihingi ng favor pag nandiyan na po kayo, narinig na ninyo po ako, pwede pong mag-comment po sa comment section para mag-greet ko naman po kayo on the air. No? So, para at least ano po, kahit paano may interaction po tayo. Kumusta po ba yung Valentine's Day po natin yesterday? Kumusta po ba kayo po dyan? By the way, don't hesitate ha to comment in the comment section sa baba. If meron po akong tanong, mas maganda po pag sumasagot po tayo para at least po meron po tayong two-way communication naman kahit papaano po na mangyayari. Okay? So, comment lang po. Comment lang para at least mag-greet po namin kayo on the air. Kung nais nyo pong may gustong i-share, share nyo po para at least ano po tayo, magkakaroon po ng interaction. Si Stella sabi niya, okay naman sir, super happy. Ayan. Sabi ni Stella, oh, okay naman daw, super happy. Ayan. Okay naman sir, super happy. Bakit super happy, Stella, if you don't mind sharing your story sa Valentine's Day kahapon? Ayan, good morning kay Miss Florence Manlara na naka-tune in din po sa atin ngayon mula po sa Cebu City. Yan. Sino po ba? Kung naka-tune in na po kayo, naririnig na ninyo po ako, pwede po kayong mag-comment po dyan para at least mag-greet po namin kayo po on the air. So, comment lang po guys, comment lang po. No? Comment lang po para at least mag-greet po namin kayo in there. Sabi ni Stella, naa-gifts and toys naghihatag. Uy, galing, no? Sabi ni Stella, naa-gifts and toys naghihatag si BF. Wow. Si Ma Mercy, tingnan natin itong comment ni Ma Mercy. Yan, sabi ni Ma Mercy. Saan ba ito? Eto, Ma Mercy. Celebrating Valentine's Day with family. Simple and memorable. Oy. Kasi naman, family is love naman talaga. Eh. Hindi naman kailangan talaga na ano, eh, romantic date talaga. Eh. Family is pwede na rin po yun. Yan. How do you spend your Valentine's Day yesterday? Yan, ito. Another comment from Stella. And also, Ma'am DPPI Pinky Ruelo, ang commission na mo, nakuha na dyan karong February. Thank you, Ma'am Pinky. Ayan, oh. May commission na natanggap si Miss Stella. So, napakagandang Valentine's Day, Stella, no? Mula kay Ma'am Pinky. Yan. Ano pa? How was it yesterday with you sa Valentine's Day? Yan. How was it yesterday? Yan, si Ma'am Iza gini-greet, no? Si Ma'am Iza ba, nandito na po ba on the air? Kung nandyan po si Ma'am Iza, pwede po mag-comment po, ma'am. No, para po at least alam po natin na nandyan po kayo. Yan, si Lizelle. Happy kayo, sir, kay naka-reserve. Wow, ito po different na, ano to ha? Different celebration ng Valentine's Day. Valentine's Day na may reservation. Yan. Congratulations, Lizelle. Ha? Napakagandang Valentine's gift talaga. Okay. Yung iba po, ano po ba yung Valentine's experience po ninyo po dyan? By the way, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment para po at least ma-share po natin yung experience po natin sa Valentine's Day yesterday. So how was it yesterday during the Valentine's Day celebration? Yeah, comment lang po sa comment section po sa baba. Comment lang po tayo, no? Comment lang. Si Leia Gapiki sa South City Homes. Ayan, sabi ni Leia,
Gapi KS sa South City Homes with Team DPPI. So ito kakaibang ano to celebration ng Valentine's Day. No, kasi site tour, no, site tour ang celebration ng Valentine's Day. How about the rest po? Paano po kayo nag-celebrate ng Valentine's Day yesterday? How was your Valentine's Day yesterday? Good morning to you, Miss Marian Ampo from Manila. Tama po ba, Miss Marian? If I'm not mistaken, si Marian Ampo po is nasa Manila po siya ngayon. So, good morning to you. Good morning to you. By the way, kung nandiyan na po kayo, naririnig na ninyo po ako, pwede pong mag-comment, please, para at least makita ko po kayo naman. Yan, si Norman Arinaza. Norma Arinaza. Ito yung celebration nila ng Valentine's Day. Nag-PKS and site tour sa South City Homes Tungkop, Minglanilia. So, yun daw yung celebration nila sa Valentine's Day. Yung iba po, how do you celebrate your Valentine's Day? How do you celebrate? By the way, guys, kung naka-tune in na po kayo, naririnig na ninyo po ako, please paki-comment po para at least magkakaroon po naman tayo ng interaction. Ayan, ito si Himelo. Pakita ko po yung comment ni Sir Himelo sa atin. No? Sabi ni Sir Himelo, date sa asawa, sir. Chill gamay. Walay uso ang buhok. date sa asawa, sir. Chill gamay. Walay uso ang buhok daw. Ayan. Si Anna Lizelle. Ready comment si Anna Lizelle. Tibok adlaw uwan sa Tagbilaran, sir. Oh, yun daw ang Valentine's Day sa Tagbilaran, umuulan. Ito pakita natin kay Miss Mel. It's not only February 14 to celebrate kay wala nami na anad-ana. Importante maayo ang lawas, manginabuhi rami kay wala na nauso. Ayan. So wala na daw nauso. By the way, kung naka-tune in na po kayo guys, naririnig na ninyo po ako, pwede po pakahingi ng favor. Baka gusto nyo pong mag-comment kung how did you celebrate your Valentine's Day yesterday? Para ma-share po naman natin dito sa group po natin. How do you celebrate your Valentine's Day yesterday? So, comment lang po sa comment section, no? Para at least makita po natin. Ayan. Para ma-share po natin sa mga kasama din po naman natin. How do you celebrate your Valentine's Day yesterday? So, paano ba kayo nag-celebrate ng Valentine's Day yesterday? And comment lang po, guys. How do you celebrate your Valentine's Day? Habang hinihintay po natin yung iba, kasi ang iba pa po, hindi pa po nila na-notice kasi na naka-live na po tayo. So, ayan, si Ma'am Queenie. Ayan. Share natin yung response ni Ma'am Queenie. Ga-celebrate ra sa balay, sir. Tagay-tagay o red horse. Tagay-tagay o red horse. Grabe. Grabe, ani Queen. Oy, red horse, jud. Hindi pwedeng San Miguel light. Red horse, jud. So, ano ba? Noon sa may, how do you celebrate your Valentine's Day? How do you celebrate your Valentine's Day yesterday? Kang Ma'am Queenie, kay Gatagay-tagay ra o red horse sa balay. So how do you celebrate your Valentine's Day? Yeah. Greetings to Miss Sheila Iscasinas, who is also tuning in with us right now. No, I believe na si Ma'am Sheila na siguro ron siya sa ilahang trabahuan, no? Na naadya sa MEPS. Kay maginahinay sa kung share diri sa ato ang mga group chat para mahibaw po sila na naka-live na po tayo. Ayan, ito may comment si Maricel, parang hugot na comment to. Why date sir kay work wapon uso flowers kay malaya ra daw. Kay malaya ra daw. Si Miss Ivy Dale, tanaw na to na yung comment ni Miss Ivy Dale. PKS and site tour sa South City Homes pag human Valentine's dinner sa kids. Wow. Yes, our family is more than enough love na atong i-experience na. So, si Sheila,
Nag-headset ko, sir, while working. Headset si Sheila, kay masing madungo ko niya din sa mga kaubanan. So, what else? How about the others po? No? How do you self... While waiting niya, namatay topic ron, pero while waiting lang sa ato ang mga kaubanan, kay medyo gamay pa man ang nisulod na to, para makadagandaghan sa ta. This is actually part two of our discussion yesterday. We had a very good discussion yesterday. Medyo strong kay to ang discussion, but we want na it will send a strong message yun, no? Now we wanted to really develop our business. Yan, ingon diri si Mel, oh. Ako share. Thanks, Ma'am Ivy Dale, sa heart. Wow. Then, good afternoon kay Miss Maribeth Kalimpong, no? Kang Lalain, they comment si Lalain. Okay, si Lalain. Lalain, Riptos. Wala ra celebrate, sir, kay everyday man celebrate of Valentine's Day. Yes, everyday should be a love day, no? Everyday should be a love day. Dili kay Valentine's Day lang. Tama naman sad, no? Every day is a love day. Nag-share-share ko diri sa mga group chat kay para makahibaw ning uban na naka-live na ta para makapadayon ta sa atong discussion. So, paki-share guys, bi, tabangi kong share bi para mapunan sa ni ang ato ang mga audience karon. Eh medyo gamay-gamay ra. Tabangi kong share bi, please help me share so that we can have a good audience. Kay medyo marami-rami na rin kasi tayo, mga DPPI eh. So, who else? Who else who wants to share their Valentine's Day yesterday? Who wants to share kung unsa ang ilang gibuhat sa ilang Valentine's Day yesterday? Who wants to share kung gaunsa sila sa Valentine's Day yesterday? Kasi gusto mong mo-share di ha kung what do you do during the Valentine's Day yesterday. Sige, padayon tata sa itong mga announcement. No? Karong Friday, doon na tayo recruitment seminar diha sa Lapu-Lapu City sa ito ang head office. While ongoing ang atong recruitment seminars, ako ni siyang i-announce personally na doon na tayo raffle ticket every time na makadala ka o one recruit. Every time na makadala ka og one recruit na mag-attend dito sa Lapu-Lapu City na office sa recruitment seminar, doon na raffle ticket niya. Ihulog ninyo sa Dropbox o niya ato siyang i-raffle karong April 1 sa ato ang quarterly awarding and recognition plus sales rally. No, April 1 po na, awarding, recognition plus sales rally karong April 1 sa Castle Peak Hotel. So, magbunot-bunot na dito kay atong i-award ang mga winners. Ato na siyang i-draw. Kung kinsa tong daghan og recruit, daghan po siya og raffle ticket. Okay? Kinsa tong daghan recruit, daghan po ang raffle ticket. So, hakot-hakot na. Hakot-hakot. Hakot-hakot og recruit matag Friday. Kay one recruit equals to one raffle ticket. Okay? So, every Friday na guys ha. Aside from that, doon na tayo mga Zoom trainings. Okay? Sa training, si Stella, sa kami din sa Dumaguete, wala pa. every Monday, doon na tayo training night. Kana nga adlaw, we set aside that for the day na doon na tayo training na pag-ahisgutan and via Zoom. Then pagka Tuesday, we have a recruitment seminar para sa katong inyong mga invited guests, katong inyong mga recruit, can join with us on Tuesday. Pagka Wednesday, which is karon, doon na tayo project review. Okay, Zoom gyapon na, alas 8 sa gabi eh. Doon na tayo project review na gipadumala nila ni Miss Noveline, Miss Jackie, Miss Maricel, and all other trainers. Okay? Then, Thursday, that's tomorrow, we have 8 p.m. Zoom recruitment seminar. 8 p.m. Zoom recruitment seminar po na siya. So katong mga dili available on the online, offline, so pwede diri siya sa online. Pero ang dunay raffle ticket ha, katurang mo attend jud on face to face. Okay.
Now, sa mga face-to-face na to na mga schedule, every Friday, mo nang sa opisina o sa Danau City, every Friday po na 1 p.m. Mausad sa Danau, every time na magbit-bit kag usa ka recruit nga to sa Danau City, doon na po siya raffle ticket, ihulog po siya dito sa drop box. Usaho na to na siya raffle karong April 1 nga to sa Castle Peak Hotel in accordance sa ato ang gitawag na recognition, awarding quarterly and plus the sales rally. Okay? Then, aside from that, doon na tayo mga activity karong weekend. Sa Saturday, doon na tayo grand recruitment seminar na ipatigayo nato diha sa Toledo City sa McDonald's. Kini gipadumala, no, gipinauluhan nila ni Miss Mel Berdan og ni Sir Kobe Bourbon. Okay? So karong Sabado, mas ngayong Sabado, 1 p.m. McDonald's in Toledo City together with Miss Mel Berdan and Kobe Bourbon for the recruitment seminar. Okay? So greetings kay Ma'am Celsa Cabalhog na nasa Cagayan de Oro po siya ngayon, no? Then at the same time, Saturday, Miss Noveline and Miss Maricel will be flying to Manila for recruitment and at the same time workshop, no? Recruitment and workshop, sabay po siya. Whole day event po siya, no? It's a whole day event na gagawin po ng team po natin po diyan sa Metro Manila. Okay? Then aside from that, we have regular schedule on Saturday, Bacolod City 1 p.m. recruitment seminar, Dumaguete City recruitment seminar 1 p.m. Butuan City Friday po yan 1 p.m. in LWCM Center in AD Corato Street, Butuan City right across Agusan National High School. Then every Friday din po 1 p.m. in Cagayan de Oro City, doon po sa headquarters natin sa Cagayan de Oro. Okay? Then ngayong katapusan po, February 25, meron po tayong workshop sa Castle Peak Hotel. At the same time, meron din po tayong Grand Recruitment Seminar na gagawin po sa Tagbilaran City, Bohol. But on the 24, bago po mag-25, on the 24, meron po tayong Grand Recruitment Seminar na gagawin po natin sa Castle Peak Hotel. Friday po yan, 1 p.m. din po siya. So hakot-hakot po tayo sa mga recruit po natin. Ang goal po natin, everyone should bring one. Yun lang. Isa lang. Ang bawat isa sa atin ay magbibit-bit ng isang recruit lamang. Sold na po tayo dyan. Kung ilan po tayo, tapos isang recruit, ay nako, punong-puno na po tayo, guys. No? So by the way, kung naka-tune in na po kayo dyan, naririnig na ninyo po ako, pwede po na mag-comment po kayo sa comment section po sa baba para mag-greet po namin kayo on the air. Para mag-greet ko po kayo on the air. Then, ito, greetings kay Ashraf Abasi. No, Ashraf Abasi. Baka ano po ito, binaliktad na pangalan. But anyway, good morning to you. No, good morning to you. So, who else? Who else is here? Sino pa po bang naririnig na ninyo po ako ngayon? Please, paki-comment po sa comment section po sa baba para mag-greet po namin po kayo on the air. Please, kung naririnig na ninyo po ako ngayon, please paki-comment po sa comment section po sa baba para mag-greet po namin kayo on the air. And at the same time, please paki-share din po siya sa mga kaibigan po natin, sa mga kasamahan po natin, sa mga downlines po natin para makapag-join po sila sa session po natin this afternoon. Napakaganda po ang session. Part 2 na po to. Ang part 1 po nasa YouTube channel po natin, so pwede po ninyong balikan po doon. Ay, si Celsa nandito na pala sa Cebu City. So, welcome back, Celsa, no? Welcome back to Cebu. So, ilang day, medyo saglit ka lang sa ano, no? Sa Cagayan de Oro pala. So, Celsa, baka may recruit ka, dalhin mo sa opisina. Friday, magbitbit ka, one recruit equivalent to one raffle ticket. One recruit equivalent to one raffle ticket. Then ito, good morning to Jezreel Edroso. Good morning to Jezreel Edroso.
At good morning din kay Che Ferrer Siroy of Cagayan de Oro City, no, of CDO. Che, pakisabi doon sa mga kasamahan natin diyan sa Cagayan de Oro na live po ako ngayon na magkakandak po ng training. Che, please naman Che, oh, paki ano po Che, paki PM sila, paki tawagan sila, paki text sila, paki chat sila para makapag-join po sila Che ngayon sa Cagayan diyan sa Cagayan de Oro City. So Che, please ah, share mo sa mga kasama po natin diyan sa Cagayan de Oro para makasama po natin sila this afternoon. Okay? So let's start. Well, pisahan na natin 'to. Okay. Yan. Okay, ayan, ito. So, ang topic po natin actually yesterday what was actually entitled Driven by System. Naniniwala kasi ako na pag tama ang sistema, pag na-in place po natin ang sistema, sa negosyo po natin ay kaya po natin itong palakihin. Hanggat wala po tayong sistema, every time na may bago po tayong recruit na papasok po dito sa negosyo natin, maguguluhan po siya kung paano niya umpisahan. But nevertheless, kahit gaano po kaganda ang sistema, pag wala namang sumusunod sa sistema, ay useless din po. Kaya importante din po dito na kung may ma-in place po tayo na sistema, bawat isa po sa atin talaga ay susundin ito to the maximum level, kumbaga. But I would really appreciate if, kung hindi man natin ito ma-perfect ang system na to, at least bigyan po natin ng chance na baka itong system na to ay mag-work talaga. Kasi because at the end naman, lahat naman po siguro tayo have really desired na makapag-build po tayo ng, sabihin na lang natin na malaking negosyo. Kasi wala naman pong tao talaga na gusto mag-umpisa ng negosyo na ayaw niyang lumaki. Lahat po tayo gusto po nating lumaki po ang negosyo na meron po tayo. At ako rin po, desire ko rin po na bawat isa po sa inyo ay balang araw ay magkakaroon po talaga ng malaking negosyo po dito po sa DPPI. Kumbaga, hindi po tayo hihinto hanggat hindi po natin maabot or ma-achieve yung gusto at desired po natin na resulta. Alam niyo po, ang resulta naman, nakasalalay naman yan talaga sa mga kayod po natin. It's actually our choice whether we exert the effort or not, whether pabanjing-banjing tayo or not. Nakasalalay po sa atin yan. Kaya nga, kung gusto po natin na magkaroon talaga ng maximum result dito sa gagawin po natin, napakasimple lang po ang gagawin natin. Kakayod tayo, susundin natin yung sistema, bigyan natin ng chance na matuto tayo sa negosyo, bigyan natin ng chance na aralin ang lahat ng posible nating aralin. Kasi at the end naman, kung alam mo at kabisado mo na kung paano gawin ang negosyo na to, one thing I am very sure ay magiging mabilis at madali na po talaga sa atin lahat yan. Kung may mga kasama po tayo dito sa negosyo na nakikita po ninyo na bumibenta ng todo-todo, it is because sila mismo ay nag-exert po sila ng effort para matutunan po ang negosyo na to. Hindi po basta-basta lang po ito nangyayari na automatic pagising mo kinabukasan, alam mo na kung paano mo gawin ang negosyo na to. Hindi po. Continuous learning po ang gagawin po natin dito. Can you just imagine, I am already around 13 to 14 years in the business, but even up to today, I still endeavor to keep on learning. I never stop learning, believe me guys. Why? Because every now and then, there are changes that are really happening into the industry. So kailangan mo talagang matuto. And every time na may mga bagong technique, may mga bagong idea, we endeavor talaga na aralin ito. Okay? So, by the way, greetings kay Ma'am Rebecca Isaac from ano ba tong Sur? Agusan Sur, Surigao del Sur, basta nasa Sur po siya. So, we in place a system na as much as possible susundin po natin. Okay? So, right now, ito po yung part to sa discussion points natin yesterday. Actually, dito po tayo huminto, no? Na
talking about the importance of the system, kung gaano ba talaga kaimportante ang sistema. Minsan kasi binabaliwala natin ang mga sistema na nilalagay natin dito sa negosyo. Because akala natin, pabalik-balik lang to, tapos para bang feeling natin ay walang resulta. Alam nyo kapatid, ito lang po yung sasabihin ko sa iyo. Feeling mo lang yan talaga. Kasi if you just have to follow it faithfully, you will be able to see the result of what we are doing. Alam mo, kung hindi man ninyo nakikita, just trust me on this, kasi ako nakikita ko po. Because I know exactly how we had started. When we started DPPI, there was actually nothing. There was not even a large number of people. There were only a few number of people. In fact, I started with one person. I started with one person until eventually it grew to where it is right now. What is important is that we keep on doing what we are supposed to be doing until eventually you will be able to see the result that you desire. Kasi kung hihinto ka, kasi kung hindi mo ipagpatuloy ang inumpisahan mo, kung lilipat ka naman sa iba pang negosyo, mag-uumpisa ka naman ulit eh. It's always gonna be like that. Every time you transfer and you move into a different opportunity, always remember you are going to start from zero again. Instead na nasa number 2, number 3, number 4 ka na, paglipat mo ng ibang industry, babalik ka na naman sa 0, 1, 2, 3. And basically, kung titingnan mo po yan, wala pong problema sa industry. Ang problema po ay nasa atin po talaga actually. Okay? So, if you want to be big, kung gusto mo talagang lumaki sa negosyo na meron po tayo, kailangan po talaga natin magkaroon ng sistema at kung meron naman po tayong sistema, ay kailangan po talaga natin itong sundin. Unfortunately, karamihan po sa atin ay actually hindi po natin nakikita ang sarili natin na tayo ay makakagawa ng malaking negosyo. Kaya nga, wala masyadong nagbibigay ng attention pag meron po tayong mga training na makapagpa-improve po sa atin. Akala kasi natin pag nag-attend tayo ng training para bang walang silbi, para bang it's a waste of time. Yung kasi yung mindset natin eh. Doon akala natin na pwede na to, okay na to. Kumbaga, ang importante naman makakabenta ako, magkakaroon ako ng komisyon. Pero hindi kasi 'yan ang goal ko eh. Ang goal ko kasi ay hindi lang na makabenta ka, kung hindi magiging continuous ang magiging income mo sa negosyo na 'to. Kasi what good it is kung kikita ka lang ng one time, two times, three times. But what we want is for you to have a regular, stable income in the business na meron po tayo. Kasi kung hindi po yan magiging regular ang income po ninyo, alam mo, habang buhay, hindi ka po makapag full-time sa negosyo. Kaya kung nag-desire ka na magiging full-time sa negosyo na to, the only way we are going to do it is when you are able to regularize your income. Okay? Ay, by the way, si Rebecca is watching us from Hong Kong. Thank you, Rebecca. Hope to see you in Hong Kong. I'll be dropping by in Hong Kong. Right now, I'm in Vietnam. So in short, you just have to take a look at yourself na one day, I will be able to build a huge and strong organization. Pero matanong nga kita, ikaw ba, nangarap ka ba na magkaroon ng malaking negosyo? O sige daw. Pwede po bang sumagot po kayo dyan sa comment section naman po sa baba? Ang tanong ko po, kayo ba ay nangarap ba kayo na magkaroon ng malaking negosyo? Yes or no lang po yung sagot. Pakitype po dyan sa comment section. Ulitin ko po yung tanong. Kayo ba ay nangarap po ba kayo na magkaroon ng malaking negosyo? Yan, sabi ni Levi, yes. Sabi ni Stella, yes. Silang dalawa lang. Yung iba po. Si Rebecca, yes. Si Jezreel, yes. Si Norma, yes. Si Cheche, yes, of course. Grabe, taray, no? Yes, of course. Si Leia, yes. Si Levi, yes, sir. No? Si Celsa, yes na yes. Kasi ito lang po yung guys eh. Kung ikaw ay nangarap na magkaroon ng malaking negosyo, ang tanong ko sa'yo, nakikita mo ba yung sarili mo na lalaki ka sa negosyo na to?
Oh, yes or no pa rin po ang sagot po dyan. Nakikita mo ba ang sarili mo? Sige, nangarap ka na magkaroon ng malaking negosyo. Pero ang tanong, nakita mo ba yung sarili mo na lalaki ka sa negosyo na to? Nakita mo ba? Nakita mo ba yung sarili mo na lalaki ka sa negosyo na to? Sabi ni Maribit, yes. Sabi ni Leah, yes. Sino pa? Sino pang nakita ang sarili na lalaki sa negosyo na to? Alam mo gaano ka-importante yan, guys? Kasi kung hindi mo nakikita na lalaki ka sa negosyo na to, ang mga kilos at galaw mo ay hindi po pang malakihan. Diba? Kasi kung hindi mo nakikita ang sarili mo na lalaki ka sa negosyo na to, lahat ng action na gagawin mo, lahat ng pag-iisip na gagawin mo dito, lahat ng mga salita, mga mindset na meron ka, ay hindi po siya pang malakihan. Kasi it will always begin on how you are going to look at yourself. If you look at yourself na one day lalaki ka sa negosyo na to, believe me guys, ang lahat ng mga kilos na gagawin mo dito ay patutungo talaga sa paglaki ng negosyo mo. Sinabi ko pa nga yesterday, ang problema natin ay hindi ho ang industry. Ang problema po natin is actually yung mga sarili po natin. Kasi ang mindset natin ay iba, ang pananaw natin sa sarili natin ay sobrang baba. Kaya lahat ng kilos, lahat ng action, lahat ng pag-iisip natin ay pipitsugin lang. Nag-join ako kasi wala lang, wala akong magawa eh, extra income eh. Totoo naman, extra income. Pero ako guys, I'll share this to you. When I started real estate as a part-time business, I never think of it as a part-time. I always put it in my mind that this will be my full-time business. Though I was working during that time, everything that I do, I think, and act, lahat-lahat ho, is geared towards becoming a full-time. Kumbaga, sa isip pa lang, nanalo na ako. Sa isip pa lang, full-time na ako. Hindi man siya sa physical, sa actual, pero sa isip ko pa lang, full-time na po ako. So ito po yung difference natin. When I joined the real estate business, I put my whole heart in it. Binuhos ko talaga. Binuhos ko ang buong puso ko dito at inaral ko kasi wala naman talaga akong alam eh. I really don't have any knowledge about real estate kasi biology graduate ako eh. Totally far from what the industry is all about. So, binuhos ko po. Binuhos ko ang oras ko na aralin ang negosyo na to. Kasi during the time, nga ako eh. Umupo ako, nag-attend ako ng isang seminar, hindi ko maiintindihan yung mga sinasabi nila, yung mga terminology na mga ginagamit kasi first time kong narinig. Pero ang ginawa ko, pabalik-balik po akong nag-a-attend hanggang nagiging familiar po sa akin ang mga terminology. Pero during the time na ako po ay isang part-timer sa negosyo, never did I think about it that na ang gagawin kong negosyo ay pang small time. Wala ho. Hindi ko po inisip na pang small time. In fact, dito sa mga nakasama ko po dito sa DPPI na medyo matagal-tagal na, I always tell them, one day we will be big. One day we will grow. One day we will make money. One day you will earn. It's always looking forward for that one fateful day that when that day come, you will be able to experience the changes in your life. Yun lang po. Yun lang po. I never think that I could not make it. I always have thought about it many times that I will make it. Kaya nga sabi ko dito eh, ang problema, karamihan po sa atin ay hindi po nakikita ang mga sarili na lalaki sila sa negosyo. Kaya nga, hindi po sila nagbibigay ng attention sa anumang sistema na meron po tayo. Kasi kung ikaw ang pananaw mo talaga na pangmalakihan to, ay nako guys, siseryosohin mo talaga to.
Pag nag-attend ka ng seminar, makikinig ka talaga. Pag nag-a-attend ka ng training, magte-take notes ka talaga. Bakit? Kasi ang goal mo ay hindi lang po kung saan ka ngayon, but ang goal mo ay number one, makapagtayo ng negosyo. Number two, lalaki ang negosyo para hindi na ako magtatrabaho. O, di ba? Sa negosyo na lang ako nakatuto. So, here, ang DPPI po ang magiging vehicle po natin para abutin po natin ang mga pangarap po natin. Kasama niyo po ako sa pag-abot ng pangarap ninyo. Pero nasa sa inyo po yan kung kayo po ay bibitiw. Basta ako po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako bibitiw. Hindi po kami bibitiw. Dumaan na po tayo sa napakaraming pagsubok. Dumaan na po tayo sa mga panahon na sinubok talaga yung katatagan natin. Dumaan na tayo sa pandemic na halos na challenge ang opportunity natin. Akala natin, tigok na tayo. Pero for the past 2 years na nagkaroon po tayo ng pandemic, buhay, malakas at masigasig po tayong nagninegosyo. At in fact, marami po sa ating kumita even in the middle of pandemic. Kaya sabi ko sa sarili ko, hihinto lang ako pag wala na po akong hininga. Until my last breath, yun po yung sabi ko. At ang goal natin dito na magkatotoo ang lahat ng pangarap nyo sa buhay, lahat ng inaasam-asam nyo sa buhay na mangyari sa mga kanya-kanyang buhay natin, what we want that for you, one day, you will be able to enjoy it. But if you want something to duplicate and multiply, kung gusto mong magkaroon ng sistema na ma-duplicate at kayang i-multiply ang sarili mo, and if you want something, somebody that can follow na hindi lang ikaw, then you need to have a system. Then kailangan po talaga natin magkaroon po ng sistema. Kasi kung wala po tayong sistema, every time na meron pong papasok, merong mag-attend ng seminar, after mag-attend po siya ng seminar, hindi po niya alam kung ano po ang dapat niyang gawin. So ngayon po, ipapakilala po natin, i-introduce po namin sa inyo ang sistema. But kailangan po namin i-explain, kailangan ko pong i-explain sa inyo kung ano po ang value ng sistema na to. Kasi kung hindi po ninyo makuha ang value ng sistema na meron po tayo, it will defeat the entire purpose. Gusto nating magkaroon ng discipline sistema kasi gusto nating lumaki. Paano natin palakihin yung negosyo natin? Kasi kung hindi po lalaki yung negosyo, hindi rin po lalaki yung kita po natin. Ganun lang po yung kasimple. So kailangan natin ma-duplicate ang mga sarili natin. Kailangan po natin ma-multiply ang income na meron po tayo. Yun po yung pinaka-objective. Ang sistema ba, ang pamamaraan ba na meron po tayo ay kaya bang ma-duplicate or kaya bang ma-multiply na kung sino-sino at hindi lang ikaw or hindi lang ako. Kasi yun po yung bottom line eh. Tingnan mo po itong McDonald's. Ang McDonald's, oh, kahit saang McDonald's sa buong mundo, pareho po ang sistema niya. Ang French fries ng McDonald's na nasa Cebu, pareho po ang lasa sa McDonald's na nasa Mindanao. Wala pong kaibahan po yan. Bakit? Ano po ba ang meron po dyan? Bakit hindi po na iba? Kasi yung sistema sa pagluluto ng French fries sa buong McDonald's ay pareho po. Pagluto ng burger, pareho. Lahat ng niluluto sa McDonald's ay pareho po ang sistema. Ngayon kung ikaw ay isang chef, ano bang gusto mo? Magiging chef ka sa isang 5-star na restaurant or gusto mo maging chef sa napakaraming restaurant? Kasi kung ako yung tatanungin mo, gusto ko na ako ang chef sa napakaraming restaurant. Kasi malaki ang kita, kasi marami ang restaurant. Kasi kung isang restaurant lang, eh yun lang ang kita mo. O, di ba? So yun po ang nakita ni McDonald's. Ang nakita ni McDonald's na kailangan kong gawan to ng sistema para hindi ako mamumblema kahit sino ang magluluto doon sa iba't ibang lugar. Ang lulutuin nila na McDonald's product ay pareho lang po ang lasa, pare-pareho ang mga tema. That explains why na lumaki ng todo-todo ang McDonald's kasi nagkaroon siya ng sistema paano gawin. Ganon din si Jollibee. Ganon din si Greenwich. Ganon din si Red Ribbon. Lahat ng negosyo na lumalaki ay nagkakaroon po sila ng sistema kung paano
sundin ng bawat isa sa negosyo. So ngayon, kung ikaw ay nagbibuild ng negosyo mo, di ba sabi natin, ang pagbibuild ng business natin dito sa DPPI ay isang paraan lang. Yan ay ang pagre-recruit po ng downlines. In fact, kahapon na medyo nagiging emotional ako, it's because merong sumagot na huminto siya sa pagre-recruit kasi hindi daw sumipot ang in-invite niya. So, na-hurt ako kasi hindi ako bumitiw sa mga pangarap ninyo guys eh. Ang pangarap nyo, pinaglaban ko yan eh. Ang pangarap nyo, sa hirap at ginhawat, tumatayo ako para dyan eh. Pero, nung nakita ko po yung statement na yun, para bang nasasaktan ako? Na huminto lang kasi nag-no? Huminto lang kasi hindi sumipot yung inimbita? Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya mong itapon ang pangarap mo dahil lang sa isang tao na hindi sumipot? Dahil lang ba sa isang tao na nag-no sa'yo, basta mo na lang itatapon ang mga pangarap mo na inumpisahan mo? Kasi kung ganun, kaibigan, isa lang po yung masasabi ko. Hindi ka nagdesisyon na gawin talaga ito. Kasi ang success po ay nag-uumpisa po yan sa desisyon. Wala pong tao na dumating po sa tugatog ng success na puro tsamba lang. Hindi ho. Nakarating po sila dyan kasi at a certain point, nag-decide po sila na gawin ito at magiging successful ako. So kaya nga sabi ko always eh, success is just a decision away. Kasi kung hindi mo ito desisyonan, magkakaroon ka lang dito ng mga pagsubok, bibitiw ka. Hindi ka lang sisiputin ng downline mo, bibitiw ka. Magkakaroon ka dito na kliyente na kukuha sa iba, bibitiw ka. Bakit? Kasi nakasalalay ang paggawa mo ng negosyo na to kung ano yung magiging response ng ibang tao. Ito lang po yung masasabi ko. Ano bang pakialam ng ibang tao sa buhay mo? Bakit pinapayagan mo sila na sila ang magdidikta ng buhay mo? Ganun lang eh. Bakit yung mga tao na ba na yun na nag-no sa'yo, sila ba ang nagpapakain sa'yo? Bakit yung mga tao na yung mga ka-appointment mo na hindi ka sinipot sa seminar, sila ba ang nagpapakain sa inyo? Hindi naman. At ano ang karapatan nila na para bitawan ko yung pangarap ko? Ganun po kasimple po ang message, guys. Pero hangga't hindi po natin makuha ng tama ang message na po na yan, alam niyo po, hindi mo kakayurin to. Babaliwalain mo lang to. Right from the very beginning, hindi ko binabaliwala ang lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ko dito sa DPPI. Maliit man or malaki. Alam mo bakit? Kasi nagdesisyon ako na gawin ko ang negosyo na to eh. Nagdesisyon ako na ito yung magiging kahinatnan ng negosyo na to. Hindi po ako pumasok sa negosyo na to para sa, kung sa Bisaya pa, para lang lingaw-lingaw. Hindi ho. Kaya nga yung invitation ko sa inyo eh. Samahan nyo ako sa biyahe natin patungo sa pag-asenso. Kasi ipagmamaneho ko talaga kayo hanggat makarating po tayo sa nais nating marating. Most personality-driven businesses tend to be temporary and small. Mga ganun ba, na nakasalalay lang sa persona. Because they are dependent on their own individual skills. Ayun po yun. No? May mga tao na gumagawa ng negosyo. So for example, karinderiya. Ikaw yung tagaluto ng karinderiya mo. Hindi mo mapapalaki ang karinderiya mo at makapagpatayo ka ng ibang mga branches
Kung wala kang sistema, kasi ikaw lang yung nagluluto. Ikaw lang yung may alam. Ikaw lang yung may alam sa mga ingredients. Ikaw lang yung alam sa putahe. Ikaw lang yung alam talaga paano palasahin ang pagkain. Kaya hindi ka talaga makapagpatayo ng ibang branch. Pero pag meron kang sistema, kahit sino ay kayang magluto ng putahe mo. Parang ganun ba? Kahit sino ay kayang patakbuhin ang negosyo mo kasi meron na pong sistema. Merong steps ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang ganun. Ibig sabihin, ang bawat tao na pupunta sa negosyo mo ay hindi po siya dependent sa isang tao kung hindi dependent po siya sa steps at proseso ng sistema. Kasi ang totoo pong builder talaga always works with a system. Di ba parati na ninyo pong naririnig po sa mga seminars natin yung mga word na leverage, di ba? Parati nating naririnig yan. Nakapag-leverage ka na ba? Gusto mong mag-leverage? Pero ano nga ba talaga ang leverage? Naintindihan po ba natin ano talaga yung leverage? O, ito na lang. Tanungin ko po kayo. Ano po ba ang leverage? Pakitype po sa comment section nga sa baba. Sige daw, Be. Para makita ko po kung naintindihan po ba natin yung word na yan. Para sa iyo, ano po ba yung leverage? Pakitype po daw sa comment section po sa baba. Ano po yung leverage? Sige daw, para makita po natin, para kasi gusto kong intindihin eh kung naiintindihan pa talaga natin ang leverage kasi ang objective ng sistema is para makapag-leverage tayo eh. Pero gusto kong malaman kung naiintindihan po ba natin kung ano po yung leverage. Yan. Si Cheche, is like a networking po. Yun po yung sabi, ano? Like a networking. No? Sige, ano pa? Ano bang ibig sabihin ng leverage? Para ipapaliwanag po ito ng maayos, para maintindihan po natin. Ito po yung sagot ni Che. No? It's like a networking po. But to others, ano po ba ang leverage? Ano ba talaga yung leverage? Sige daw. Can you share your idea? Can you share your answer in the comment section po sa baba? Para sa iyo, ano po ba yung leverage? Sige daw. Hintayin ko po kayo guys ha. Hintayin ko po yung answers niyo. Para sa iyo, ano po ba yung leverage? Maliban dyan sa pinakita ni Cheche na answer, I want to know your answers. Kay Queenie, ang sabi niya, kaayuhan. Kaayuhan. Okay. Kita natin, kaayuhan. Okay. What else, no? For me, pakikinabangan in the future. Yan, ito kay Stella, no? Pakikinabangan in the future. Kay Janet is expand, siguro. Kay Genevieve, pakikinabangan o pagkilos. What else? Any idea? Ano ba para sa iyo ang definition ng leverage? Kasi isa-isahin natin i-discuss to. Kasi hanggat hindi po natin maintindihan kung ano po ang leverage, hindi po natin ito gagawin. Kasi ito yung pinaka-main objective talaga. We really have to understand what is leverage. Ano ba talaga tong leverage na to? Parati nating naririnig to eh, pero ano ba talaga to? Any other answer? No? Na pwede nating ma-share? Ano po ba para sa iyo ang leverage? Ano po ba ang definition for you ng leverage? Yan. Hello, guys! Para sa iyo, ano po ba yung leverage? Okay, tayo natin yung answer nyo. Kasi alam ko nagtatype pa po kayo dyan. Yan, ito, Kang Maricel. Medyo mahaba-haba ito. Lagay natin. If we can create an income on the efforts of others
that allows us to free our time and to focus on other important matters. Ako, napakaganda ng explanation, no? Yan, oh, basahin niyo po guys, nasa screen. If we can create an income on the efforts of others that allows us to free our time and to focus on other important matters. Yan. Tandaan niyo po yan. Ito kay Janet, expanding, I mean, kang Alea, to achieve something new or better. Ito, another term na ginamit ni Maricel, passive income indeed. Ayan. Yung iba ho, what's your understanding of leverage? Ano po ba yung pagkakaintindi po ninyo ng leverage? Flash call itong kang Maricel, no? Kasi napakaganda yung definition. For you guys, ano po ba yung pagkakaintindi mo sa word na leverage? Ayan, naka-flash po sa screen yung answer ni Maricel. Ayan po, nakikita niyo po. Ito kay Janet. Balik ko ulit, ha? Para pakinabangan ang knowledge about the business. Para pakinabangan ang knowledge about the business, sabi ni Janet. So balik itong kang Maricel. If we can create an income on the efforts of others that allows us to free our time and to focus on other important matters. So ganito po guys, no? I-explain ko po isa-isa in a nutshell, no? Para dandahanin ko po to guys para mas maiintindihan po natin ito. Palakihin ko nga tong screen ko. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Okay. Now, umpisahan po natin ito sa time. Umpisahan po natin sa time. Sa oras. Ilang oras ba meron po ang tao? Sige daw. Baka hindi nyo alam eh. Pwede po pakitype sa comment section sa baba ang sagot. Ilang oras po ba meron ang tao sa isang araw? Hello? Pwede po pakitype sa comment section, ilang oras po ba meron ang tao sa isang araw? Pakitype po guys, ilang oras ba meron ang tao sa isang araw? Ayan, sabi ni Jolene, 24 hours. So ibig sabihin, wala pong isa sa 25, 26, 27, 28, 29, or many hours. Lahat po tayo sa buong mundo, meron lang po tayong 24 hours. Ibig sabihin, ang kaya mong magtrabaho ay sa loob lang ng oras na po na yan, ng 24 hours. Pero matanong nga ba kita? Ikaw ba, kaya mo bang magtrabaho 24 hours every day? Ang tanong, ikaw ba kaya mo bang magtrabaho ng 24 hours a day? Kaya mo ba? Sabi ni Maricel, hindi. Definitely, yeah. Definitely no. Hindi mo kayang magtrabaho ng 24 hours a day kasi matutulog ka pa. Imposible namang hindi ka matutulog. Imposible hindi ka magpapahinga. So, ibig sabihin, sa 24 hours na yan, mababawasan pa yan dahil sa tulog mo. Di ba? Mababawasan ang pagtatrabaho mo dahil natutulog ka. Mababawasan pa yan sa oras na kumakain ka, breakfast, lunch, at saka dinner. Mababawasan pa yan sa mga other things na ginagawa mo. So ang ibig sabihin, kung pagbabasihan lang natin ang normal na trabaho ng pagiging isang empleyado, ang oras na meron ka para kumita ng pera, ilang oras? Okay?
Ilang oras ang meron ka para kumita ka ng pera? Ilang oras? Kasi ang 24 hours, hindi naman buong 24 hours yan na nagagamit mo para kumita ka ng pera. Pero ang tanong ko, ilang oras ba ang nagagamit mo sa isang araw para kumita ka ng pera? O sabi ni Jolene, 12 hours. Nako, nakakapagod na yan ha. 12 hours. Kalahati sa 24. But normally, 8 hours po yan. 8 hours po yan ang nababawas sa 24 hours na meron po tayo para kumita po ng pera. 8 hours po yan. So ibig sabihin, kahit gaano ka pa kasipag, kahit gaano ka pa kalakas ang katawan mo, hindi mo kayang maghanap buhay or kumita ng pera sobra sa 24 hours. Di ba? Sa madaling salita, kahit gaano ka pa kasipag, kahit gaano ka pa kalakas ang katawan mo, hindi mo kayang kumita ng pera sobra sa 24 hours. Hindi mo kakayanin yan. Mamamatay ka niyan pag yan ang gagawin mo. So ngayon, kung limitado ang oras mo para kumita ng mas marami pang pera kasi ang kaya mo lang ay 8, sabihin na lang natin, 8 to 12 hours. Ibig sabihin, kaya mong mag-produce ng pera sa loob ng 8 to 12 hours lamang. After that, pug, sabog ka na. Hindi ka na pwedeng kumita pa ng pera beyond that. So ngayon, paano lalaki ang income mo? Kasi limited ka lang eh. Bawat isa sa atin, limited yung oras po natin. And that's exactly the reason why na hindi po natin kayang palakihin yung income na meron po tayo. Explain ko sa iyo. Sa sobrang tagal ko sa negosyo na to, nakita ko na po ang mga tao sa industry na to na matagal na at magaling magbenta, pero at the end of their career, wala rin po silang naipon. Ulitin ko ha. 13 years in the business na po ako. Marami po akong kasabayan. Magaling pong magbenta. Kayang magbenta million-million. Pero years after, years later, they end up having no income. Tanungin kita, meron ka bang kakilala na dati real estate agent na hanggang ngayon real estate agent pa rin, tumatanda na, nagbebenta pa rin? Meron ka bang kakilala na ganun? Sinong may kakilala na ganun? Na ahente dati, ahente pa rin ngayon. Minsan, kung tatanungin mo, kapos pa rin sa pamasahe. Meron ba? Meron kayong kakilala na ganun? Na ahente? Hello? Meron po ba? Alam mo bakit? Kasi hindi po nagiging regular ang income nila. Kasi ang income nila ay produce lang man po ng sarili nilang kayod. Ibig sabihin ba, bumenta ka man ngayon ng 50 million, ang komisyon ng 50 million na yan, mauubos at mauubos yan. Diba?
bumenta ka man ng 50 million ngayon, ang komisyon ng 50 million na yan, mauubos at mauubos po iyan. So anong mangyari pag ubos ng komisyon ng 50 million? Magtatrabaho ka ulit? Maghahanap ka ulit ng benta? Magpakapagod ka ulit? Kasi ubos na yung komisyon? Oo, di ba? Kasi, kung gusto mong magiging tuloy-tuloy ang income mo, dapat may marami kang gripo na ready mong buksan. Marami kang gripo. Marami kang sources ng water, kumbaga. So, ito po yung simple na message ko po sa leverage. Ang leverage, so, pag ito po'y ginawa mo ng tama, ang bawat isang tao na nire-recruit mo dito sa negosyo na to, minomultiply niya ang oras na meron ka. Diba? Ang kaya mo maghanap buhay, 8 hours lang. 8 to 12 hours. So kung magre-recruit ka ng isang tao, yung 8 to 12 hours mo, nadagdagan na po yan ng another 8 hours. Nakuha natin? So kung magre-recruit ka ng isa, may additional 8 hours ka. Kung magre-recruit ka ng dalawa, may additional 16 hours ka. Kung magre-recruit ka ng tatlo, may additional 24 hours ka. Ang gagawin mo lang, siguraduhin mo lang na itong tao na ni-recruit mo ay maipasok mo sa sistema natin para maturuan, mag-attend ng training, mag-attend ng workshop, matuto po ito, ito po'y tutuloy-tuloy-tuloy na maghahanap ng business para sa iyo. So every time na sila, itong mga tao na to na ni-recruit mo, eh parang franchise mo to eh. Parang franchise mo yan na habang kumikilos yan sa sarili nilang mga oras, may perang pumapasok papunta sa'yo. Nakuha po ba natin? Naintindihan po ba natin? Ito, bigyan ko kayo ng example. Mula po noong 2021. Mula po noong 2021, after na naging sales consultant si Miss Novelin, 21, 22, hanggang ngayon po, wala pong palta buwan-buwan ang income ni Miss Novelin. Alam niyo po bakit? Kasi siya po ay nakapag-leverage sa sobrang daming tao na under po niya. O ito na lang, nandito ngayon, si Sheila Iscasinas. Sa kasagsagan ng pandemic, panay sabi ko na ito si Sheila Iscasinas, kung tuloy-tuloy lang itong magre-recruit, sure ako after 1 to 2 years magiging consultant to. Ulitin ko ha, para nandyan si Sheila, kasama po natin ngayon, nandyan po siya. 2020, eto si Sheila Iscasinas, lahat ng seminar na schedule, meron po siyang recruit kahit isa. Ulitin ko. Si Sheila Iscasinas, na nagtatrabaho sa MEPSA, part-timer, sa loob ng 2 taon, nagiging sales consultant. Sa loob ng 2 taon, every time na meron pong seminar, meron po siyang recruit na dala kahit isa. Paisa-isa. Mula sa pagiging PLS, nagiging supervisor. Walang hinto sa pagre-recruit. Recruit pa rin ng recruit.
Ang iba po sa atin kasi, ang problema, pag merong recruit, tapos hindi nagiging active, umaayaw agad. Sumusuko. Ito nga yung sinasabi ko eh. Bakit ba pinapayagan mo ang ibang tao na magdidikta sa buhay mo? Bakit ba pinapayagan mo ang ibang tao na wasakin ang pangarap na inumpisahan mo? Bakit sila ba ang may hawak ng buhay niyo? Sila ba ang nagpapakain sa inyo? Na dahil hindi sila sumipot, kayo huminto rin? Ang nangyari ni Sheila, nangyari sa ibang tao, nangyari kay Chody, nangyari kay Mel Berdan, nangyari sa iba pang mga kasamahan natin dito. Alam mo bakit? Kasi hindi sila huminto sa pagre-recruit. Yes, totoo. May mga magiging active, may hindi rin magiging active. Pero sadyang ganun talaga ang sitwasyon eh. Pero hindi ibig sabihin na dahil meron kang mga hindi nagiging active, ay basta-basta mo na lang itatapon ang pangarap mo sa buhay mo. Para kanino ka ba nakipaglaban? Di ba nakipaglaban ka para sa pamilya mo? Di ba nakipaglaban ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo? E bakit hinahayaan mo yung ibang tao ang magdidikta sa magiging action dito sa negosyo na to? Ang tanong, ito yung tanong ko at itatanong ko ulit sa iyo. Bakit ba huminto ka sa pagre-recruit? Ano yung rason mo kung bakit ka huminto sa pagre-recruit? Pwede pakitype dito sa comment section. Sige daw. Ano yung rason mo kung bakit huminto ka sa pagre-recruit? Randolph, bakit ka huminto sa pagre-recruit? Miss Ivy Dale, bakit ka huminto sa pagre-recruit? Sino pa ba nandito? Leah, bakit ka huminto sa pagre-recruit? Ano yung reason mo bakit ka huminto? Pakitype nga para makita natin. Para maintindihan ko, kasi hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan bakit huminto kayo sa pagre-recruit na samantalang ang dami na pong nangyari, marami na po tayong testimony na mga tao na patuloy na nagre-recruit at patuloy na lumalaki yung negosyo nila at tuloy-tuloy ang nagiging kitaan nila. Tanungin mo yung mga tao na yan kung ano yung ginagawa nila, sundin natin. Ganun lang po kasimple kapatid. Pero ang tanong ko, bakit ka huminto sa pagre-recruit? Ano yung rason mo? Kasi sabi mo kanina, nangarap ka eh. To Sel, sabi ni Sela, Stella, never akong mag-stop, sir. Kaso yung recruits ko ay di active. Ang iba, and now mas maganda ang pasok. Okay lang yung hindi active ang iba. Hayaan mo yung hindi active. Patuloy tayong maghahanap hanggang makatagbo po tayo ng magiging active. Ganun lang po yung sitwasyon ng buhay. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, walang ni sino man ang kayang magpahinto sa akin kasi yung mga tao na yan, hindi sila ang nagdidikta ng buhay ko at hindi rin sila ang nagpapakain sa akin at hindi rin sila ang may karapatan sa pangarap ko. Kaya whether they will join with me or not, I will keep doing what I am doing. It is because I am fighting for my dreams. Kaya nga tinanong kita eh, may pangarap ka ba? Kasi kung may pangarap ka para sa iyo at para sa pamilya mo, huwag kang huminto. Hindi ako galit, kaibigan. Sadyang nasasaktan po ako kasi ako po, nakipaglaban po ako sa mga pangarap ng bawat isa sa atin. Hindi ko po kayo iiwan sa laban na to. Pero lumaban din naman kayo.
Hindi ho ako bibitiw hanggat makukuha, hindi po natin makukuha ang mga pinapangarap natin sa buhay. Pero kailangan po ninyong lumaban din po. Kasi hindi ko kakayanin na ako lang pong isa, ako lang pong mag-isa ang lalaban. Maliwanag na maliwanag ang sistema. Klarong-klaro ang sistema na meron po tayo. Pinag-usapan na natin ito last sales rally, last January 7. Pero ang tanong, bakit ka huminto? Yun ang hindi ko maintindihan. Ngayong February 24, magkakaroon po tayo ng another recruitment seminar sa Castle Peak Hotel. Diyan sa Dumaguete, every Saturday meron tayo. Madali bang mag-recruit ng active? Hindi. Hindi ko sinabing madali. Ang sinabi ko, huwag kang bibitiw. Kasi balang araw, matatagpuan po natin yung tao na para dito. Pero kung hihinto ka, hindi mo matatagpuan ang tao na para sa negosyo na to. Ganun lang po yung kasimple, kapatid. Wala pong skyrocket magic po dito. Hindi ho ako galit. But nais ko lang po ipaabot ang mga nararamdaman ko po. Sadya bang sinasayang nyo ang pagkakataon? Sadya bang sinasayang nyo ang oras na meron kayo? Hindi nyo po ba alam na bawat araw na sinasayang mo ay araw na hindi mo na kayang ibalik? Hindi mo ba alam na habang gumigising ka araw-araw, palapit po tayo sa nakatakdang kamatayan natin? Ulitin ko. Baka hindi mo alam eh. Na everyday na gumigising ka, palapit po tayo sa nakatakdang kamatayan po natin. Kaya kung hindi mo alam kung hanggang kailan po tayo sa mundo na to, aba huwag kang magsayang. Huwag kang magsayang. Kasi kung ikaw ang mawala sa mundo na to, kawawa ang mga anak mo. Ulitin ko. Kasi kung ikaw ay magsasayang ng oras ngayon, kawawa ang magiging anak mo na iiwan mo. Akala ko ba ang pinaglalaban mo, pangarap mo at pangarap ng mga anak mo? E bakit sinasayang mo yung oras mo? E bakit sinasayang mo yung araw mo? Diba? Kasi kung hindi mo naiintindihan na ang pangarap mo ay walang ibang tao na pwedeng gagawa niyan kung hindi ikaw, wala na po akong magagawa dyan. Ito lang po yung isang masasabi ko. Ang kumpanya na meron po tayo ay patuloy pong lalaban at haharap sa mga challenges sa industriya na to. But never at never ko kayong iiwan hanggang hindi po natin kayang makuha at maabot yung mga pangarap natin. Nakarating na tayo sa nais nating marating. Pero malayo pa po ang finish line sa laban na to. Hindi pa po tayo tapos. Kaya nga eh, nakipag-usap ako sa inyo ngayon na huwag niyong sayangin ang oras na meron kayo. Kung anumang mga nangyari sa buhay natin, kung anumang kapalpakan ang meron tayo, kung nag-recruit ka man at hindi nag-workout, kung may mga pagkakataon man na nakabenta ka tapos hindi mo natanggap ang komisyon, eto lang po yung masasabi ko. Lahat po ng bagay sa mundo ay may pagsubok na dumarating para subukin hindi yung kakayahan natin kung hindi yung katatagan natin. Yun po yung sinusubok dito.
Kasi dito, guys, the only way for you to lose in this business is in the moment that you are not going to do something about it. That's the only way you lose in the business. So kung wala kang gagawin nito, you lose already. But if you stand up in your feet and start walking until you run, I am pretty sure we will reach our destination. Nakita niyo yung mga schedules natin? Kung gaano ka puno, gaano ka heavy? In fact, as we speak right now, we have Jody Bainosa na nasa Bacolod City. We have Jackie, and I think Jackie and Mel in DPPI office conducting FB Ads workshop. They will be going to Toledo over the weekend. Novelin and Maricel will be flying to Manila for another workshop. And all across DPPI headquarters, Luzon, Visayas, and Mindanao have their own schedules. Bakit hindi po tayo huminto sa pagkakandak ng mga recruitment seminar? Hindi ba pumasok sa isipan nyo, bakit kaya ito si Sir Job hindi huminto sa paggawa ng mga recruitment seminar? Hindi lang sa offline, hindi lang sa face-to-face, kung pati na rin sa online. Hindi nyo ba nakikita halos every night at 8 p.m. meron po tayong mga online seminars, online trainings? Bakit? What's the reason? Because we wanted to deliver a very strong message that the only way for you to make good money in here is in the moment that you are going to build your business. And the way to build your business is no other than getting people into the business. Kung baga, recruit, 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 recruit. Don't you worry about the selling part, because meron po tayong mga training, meron po tayong mga workshop na ito po'y ituturo sa mga downlines ninyo kung paano sila magbenta. And in fact, we are putting much of our time na turuan ang bawat isa po atin dito para matuto po sila gagawa ng Facebook Ads workshop, Facebook Ads na boosting. Bakit to? Bakit po nagtsatsaga po tayo na ituro po yan every single week? Why? Because we want your downlines na makabenta. Kasi kung makabenta sila, mag-o-override commission po kayo. Ganun po yung situation. Ay, pati pala si Miss Novelin. So, ang nandyan po sa head office natin, si Novelin, si Jackie, at saka si Miss Mel. By the way, Miss Mel, I would like to ask, nandyan ba yung dalawa kong OJT? May dalawa akong OJT eh, si Gerald at saka si Vince, nandyan po ba? Is Gerald and Vince nandyan po, Miss Mel, sa FB Ads workshop? May dalawa akong OJT eh, na ako talaga personally nagme-mentor. So kung maliwanag po sa atin, arangkada na po natin to. Ihataw na natin to. Kasi sayang ho ang oras, kapatid. Sayang na sayang ang oras. Huwag niyo pong sayangin. Hindi po tayo pabata. Believe me, hindi po tayo pabata. Diba? Hindi po tayo pabata. Ganun lang po yun. So in short, we just have to keep on building this business. Your main purpose is to build a large team. Always remember that. Your main purpose is to build a large team and a big business so that one day
you will have a stable, regular income. And for you to be able to have a large team and a big business, you must build it through the system. So kailangan natin gawin to through the system. Later on po, ipapakita ko po sa inyo yung sistema po natin. Kasi we want that bawat isa po sa atin will be a system-driven builder. No? Ito po yung ultimate entrepreneur na gusto kong mangyari po sa atin. So, gusto ko na ilagay niyo po sa isipan niyo na dito, kailangan po makagawa ako ng malaking team. Yan po yung ilalagay mo sa isipan mo. Kailangan makagawa ako ng pinakamalaking na team para kung malaki na yung team, kung malaki na yung negosyo ko. Total, meron naman kaming sistema dito sa DPPI para i-maintain yung negosyo ko. Yun po yung dapat papasok sa isipan po natin. Gaya ng rails ng train, no, just like a railroad track. Ang pinaka mahirap po sa paggawa po ng rails ng train ay yung paggawa ng rails mismo. Pero pag tapos na po yung rails, yung train po dire-diretso na po yung takbo niyan eh. Kaya nga ito yung sinasabi ko talaga eh. The moment you start building your business, yun po yung pinaka sabihin na lang natin pinakamahirap. Gaya pa ng magpatayo ka ng building. Pag nagpatayo ka ng building, grabe. Maghuhukay ka ng pundasyon. Naalala ko tuloy, nung when we started the construction of the PPI building, kasi right now we're constructing our four-story corporate building, naalala ko, ang tagal pala, no? Ang tagal pala bago makapag-umpisa talagang ipatayo to kasi ang ginagawa ng mga contractor ay hinuhukay nila yung para foundation ng mga poste. At hindi po siya mababaw, ang lalim po. Kasi four story yung itatayo natin eh. Kung gaano kataas ang building na itatayo mo, ganun din po kalalim ang magiging pundasyon. Ulitin ko ha. Kung gaano kalaki or kataas ang building na itatayo, ganon din po kalalim ang magiging pundasyon nito. So kung ikaw gusto mong magpatayo o magtayo ng napakalaking negosyo, intindihin natin kapatid, kailangan po nating maghukay ng napakalalim po na pundasyon. Kasi kung wala pong pundasyon, ang itatayo na building, babagsak po yan. Kung wala pong pundasyon, babagsak po yan. So, ganun din po yan sa negosyo. So, in short, dito, kailangan po natin i-create ang kultura ng disiplina. Disiplina na susundin yung sistema. Kasi para saan pa kung meron tayong sistema, pero hindi po natin kaya itong sundin. Di ba? In short, the moment na mag-umpisa kang itayo ang negosyo na to, always remember na ang pinakamalaking challenge natin dito ay ang pagsunod sa sistema na gagawin po natin. Kung akala ninyo, yung mga training at mga seminars na ginagawa natin ang mga schedules ay hindi po yan naaayon sa sistema, no. May sistema po akong sinusunod, hindi lang po ninyo nakikita. Kaya ngayon, i-explain ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo para makonkretize nyo, makita nyo po kung ano yung sistema na ginagawa ko every single time na nagbubukas po tayo ng mga branches. Every time na pumupunta po ako sa isang lugar at mag-umpisa po ng grupo po doon, may sistema po akong ginagawa bago po siya lalaki hanggang mabuksan ang headquarters. Lahat po yan. May sistema po akong ginagawa. May sistema po akong sinusunod.
At ako mismo sinusunod ko po 'yan. Mula nang nagbukas tayo ng Butuan, ng Cayen de Oro, ng Dumaguete, ng Bacolod, ng Danao. Ngayon, coming na rin yung Karkar natin at saka Bugo. Bakit ho? Kasi kung wala po tayong sistema, pagpunta ko po sa isang lugar, magulo. Hindi ako po makapag-build kung ganun ang situation. So kailangan ko po sundin ang sistema na nilalagay ko po. Okay? So ano po ba yung magiging hitsura kung susundin mo ang sistema na meron po tayo? Ito po yung mangyayari. Yung first generation or first level mo na recruit, i-duplicate mo yan. Ibig sabihin, bawat isa po sa kanila, tuturuan nyo po kung ano po yung dapat nilang matutunan. Pero ngayon, ang kagandahan ngayon, kasi hindi na po kayo mahihirapan, ulitin ko ha, hindi na po kayo mahihirapan sa pagtuturo ng mga downlines ninyo kasi ang kailangan lamang ninyo ay i-enroll at ipasok sila sa mga workshop na nakaschedule po sa atin. Ipasok nyo, pilitin nyo po yung mga downlines ninyo na mag-attend ng mga workshop. Tapos, hindi lang po sapat ang isang beses na pag-attend. Mag-attend din po sila ng mga training night sa online. Kasi habang sila ay tuloy-tuloy na nag-attend ng mga workshop at tuloy-tuloy na nakikinig ng mga online na mga training, unti-unti po silang matututo sa negosyo at unti-unti po nilang maduduplicate at gagayahin ka rin nila. So ang mangyayari, yung first level mo na recruit, sila na ngayon ang magtuturo sa mga recruit din po nila. Ang nangyayari kasi ngayon sa atin, yung recruit mo at ang recruit ng recruit mo, ikaw pa rin ang nagtuturo. Alam mo bakit? Kasi yung direct mo na recruit, hindi mo pinapa-attend ng workshop. Ang dami natin ng schedule ng workshop, bakit hindi mo pinapa-attend yung downline mo? Bakit hindi mo pilitin mag-attend ng workshop ang mga downline mo? Samahan mo kung kailangan. Alam mo bakit? Kasi importante na matuto yung mga tao na direct mong nire-recruit. Kasi sila na ngayon ang magtuturo doon sa mga recruit nila. Tapos yung mga second level na mga recruit mo, sila na rin ang magtuturo doon sa third level na recruit mo. So anong tawag po doon? Ang tawag po doon ay multiplication or duplication. So anong nangyayari? Lumalaki yung negosyo mo. Lumalaki yung negosyo mo na ang mga tao, alam nila kung ano yung ginagawa nila. Hindi nyo ba nakita? Ang mga trainers natin, panay post ng schedule ng February 25 na workshop sa Castle Peak. Pero ano ang ginawa nyo? Inisnab nyo. Hindi nyo binigyan ng value. Hindi nyo binigyan ng importansya. Grabe! Ang tagal na nating nag-advertise ng February 25 workshop sa Castle Peak Hotel. Hanggang ngayon, hindi pa po puno ang 50 audience. So ngayon, nasaan ang mga upline? Nasaan ang consultant? Nasaan ang managers? Nasaan ang mga supervisor na kailangan nilang itula ang mga downlines nila na kailangan nilang mag-attend? At ito po yung sasabihin ko po sa inyo, kapatid. Hindi ho sapat ang isang beses na mag-attend. Hindi ho sapat. Bakit? Isang beses na attend mo, makukuha mo lahat? Kasi kung makukuha mo lahat, ikaw nang pumalit sa akin. Kasi ako, kapatid, hindi ko nakukuha lahat eh.
So ito lang po guys. May lista po dyan. May lista po dyan. I'm talking about the Cebu group. May lista po dyan sa February 25. Huwag ka kayong maghintay na kulitin pa kayo. Magkusa na kayo. Kasi para naman po yan sa mga downlines ninyo eh. Ang goal lang naman ng mga trainers natin ay maturuan sila. Alam niyo po guys, no? I'm talking in behalf of our trainers. Our trainers are not paid, believe me. You can ask them. Our trainers are not paid. They are doing it voluntarily for you and for your downlines. Hope you appreciate their efforts. Ngayon, may nagbiyahe sa Bacolod. Next month, Dumaguete naman. Ito si Stella, makapag-join na yan. Grabe ang 50 audience, hindi pa napuno hanggang ngayon. Tapos malapit na ang 25. Dito ko nakikita na ang mga tao ay hindi talaga pinapahalagahan yung mga training. Kaya hindi po nangyayari ang nais natin na mangyari nga duplication. Ganun din. Mga supervisor natin, tamad din mag-attend. Mga managers natin, tamad din mag-attend. Kasi akala nila, supervisor na sila, manager na sila, alam na nila lahat. Bakit ganun, kapatid? Hindi ko maintindihan eh. Kasi I've been in the business for 13 years pero hindi ko alam lahat eh. Supervisor natin, sabihan mo na mag-attend ng workshop, ayaw. Kasi akala nila, alam na nila lahat. Managers natin, in-invite natin na mag-attend ng workshop, ayaw. Kasi akala nila, alam na nila lahat. Ganun din sa mga consultants. Kaya kinukopya ng mga downline, kasi kayo din, yun din ang pinapakita nyo. Hindi nyo pinapahalagahan ang mga workshops at mga training na meron tayo. Kaya nakikita ng mga downline ninyo na, ay, hindi nag-a-attend yung manager ko, hindi rin nag-a-attend yung supervisor ko, hindi na rin ako mag-a-attend. Kasi kayo mismo, hindi nyo pinapakita ang value ng mga trainings na to. I think it's about time that you've got to revisit yourself. Alam ko na ba talaga lahat? Kasi yung attitude na alam ko na yan attitude, yan ang sisira sa mga pangarap mo. Yan ang sisira sa pangarap. Yung attitude na AKNY, alam ko na yan attitude, yan ang sisira. We have a lot of schedules, my friends. February 25, nasa Bohol tayo. This is the second time that we will be in Bohol BDMPC. Ito, isa pa yan sa Bohol. Last January, meron tayong workshop, Bohol, BDMPC. Nagrenta tayo ng function room. Alam niyo ilang tao dumating? Isa. Pumunta si Chody, namasahe si Chody, nag-hotel. Pagdating doon, isang tao.
But we've got a lot of people in Bohol. And why is that? Simply lang. Nung umuwi si Chude, sabi ko, you know what, Chude, the problem is actually not on the training. The problem is that the people, hindi nila nakita yung value ng training at saka ng workshop. Pati yung leader. Yung leader mismo, hindi rin niya nakita ang value ng training at saka workshop. Kasi kung ikaw, supervisor ka, manager ka, consultant ka, at nakita mo ang value ng training at workshop, imposibleng hindi mo ipa-attend ang mga downlines mo. So isa lang po yung ibig sabihin talaga nito. Ikaw mismo, supervisor, ikaw mismo, manager, ikaw mismo, consultant, hindi ka convinced. Ganun lang po. So hanggat hindi po tayo convinced, malabo po yan. Malabo po yan. Remember that. Kung hindi po tayo convinced, malabo po na yung mga downline, convinced din. Itong pinag-usapan natin na multiplication, hindi mangyayari yan kung hindi kayo mismo ang mangunguna para sundin yan. Building your business without a system is para po siyang nagmamaneho ka ng kotse na wala kang direction or wala kang mapa. So in short, wala kang mararating at wala kang patutunguhan. Ang sistema po ang siya pong magpapakita po sa inyo ng step by step na mga kailangan mo na gawin para makarating ka doon sa destinasyon na kailangan mong marating. So in short, mas magiging madali po kayong makarating sa tinatamasam nyo po or ninanais mo na success sa buhay kung susundin mo ang sistema na meron po tayo, mas madali po kayong makakarating doon kaysa gagawin mo ang negosyo na to na hindi mo susundin ang sistema. Walay pa rin. Kaya nga, may mga supervisors tayo, may mga managers tayo na hindi po nakapag-duplicate. May mga supervisors tayo, may mga managers tayo na hindi po nakapag-leverage talaga. Alam niyo po bakit? Kasi minagic lang nila. Ni-recruit nila yung husband nila, tapos sila yung nagbebenta, nilalagay nila ang benta dun sa husband nila para ma-promote on the next level. Wala akong problema dyan. Bigay ko yung promotion na yan. Pero ito lang po yung masasabi ko sa iyo. Sayang ang nagiging promotion mo kasi hindi mo na-maximize ang potential ng buong income ng promotion mo. Ganun lang po yung message ko. Kasi pineke mo yung promotion mo. Kasi pwede mong pikein talaga dito ang promotion eh. Ganun lang po kasimple. Ang dami. Hindi ko na kailangan isa-isahin kayo dito. Ang dami pong namimeke po ng promotion. Alam ko ba? Yes, alam ko. Kasi ako naman gumawa ng marketing plan. Alam ko po yan. Pero dinisenyo ko kasi ang marketing plan into the honesty level ng tao. Kung honest to goodness niya susundin ang sistema ng marketing plan, makakarating siya doon sa destinasyon na gusto niya na marating. At pagdating niya doon sa posisyon na yon, mai-enjoy at mai-enjoy niya ang tuloy-tuloy na income. Tuloy-tuloy as in tuloy-tuloy kasi ginawa po niya ng tama. Ulitin ko ha. Hindi tuloy-tuloy ang income mo kasi hindi mo siya ginawa ng tama ang sistema. Ang ginawa mo, pineke mo ang sistema. Dahil fake ang ginawa mo na promotion, hindi ho magiging tuloy-tuloy ang income. So kung gusto mong ayusin ang promotion mo na magiging tuloy-tuloy ang income mo, huwag mong i-fake. Mag-recruit ka ng totoong tao na turuan mo paano magbenta. Mag-recruit ka ng totoong downline na nasasalang doon sa training at saka workshop at na magiging independente talaga siya ng totoo. Kasi
Kung totoong tao yan at totoong natututo yan, tuloy-tuloy ang trabaho at tuloy-tuloy ang income na ibibigay sa iyo kaysa tao na pineke mo, na nilagay mo dyan at pineke mo ang promotion mo. Kaya ang dami po natin na promote ko, no? Pero ang income na wala. Aanhin mo yung promotion kung wala namang perang papasok. Naintindihan niyo po? Bigyan ko kayo ng explanation. Aanhin mo ba na ikaw isang manager tapos wala ka ng pera na papasok balang araw? Mapakinabangan mo pa ba yung pagka-manager mo kung wala ka ng income na papasok balang araw? Mapapakinabangan mo ba ang pagiging consultant mo pagdating ng araw kung wala ka ng income na papasok sa iyo kasi pineke mo yung promotion mo? My challenge to you, build it once, build it right. Huwag mong i-fake. Marami na po tayong mga tao na hindi fake ang promotion. Mel Berdan, Novelin Alcover, Jody Bainosa, Sheila Iscasinas, Junisha Tubo, Lotis Buo. Marami yan sila na hindi peke ang promotion. Kaya ho, hindi po lumaki yung negosyo na hawak mo kasi hindi mo sinusunod yung sistema na dapat. Kung wala hong sistema, medyo magulo po. Medyo magulo. Tapos mapo-frustrate ka lang. Magkakaroon ng conflict sa baba, sa mga tao mo. Tapos yung mga downline mo, hindi coachable, hindi rin teachable. So ano mangyayari pag hindi coachable, hindi teachable? Alam mo ano yung meron doon? Madi-discourage sila. Then pag nag-discourage sila, anong mangyayari? Kung mag-quit yan. Kasi hindi mo sila isinalang sa tamang sistema. Kasi kung susundin lang talaga yung sistema, hindi po magkakagulo yung mga tao ninyo. Kung isusubmit lang natin ang sarili natin to the system. Ang sistema na meron tayo, guys, ha, ito yung gusto kong makita nyo. Ang sistema na meron po tayo, produkto po to sa mga accumulated experiences and mistakes ng mga successful builders. Di ba meron naman tayong mga successful builders? Sina Sheila, sina Mel, sina Novelin, may mga experiences sila. Ina-accumulate nila lahat yun, yung mga experiences nila doon, at yung mga pagkakamali nila, at nilagay nila dito sa sistema na meron tayo ngayon. So ngayon, kung inayos na nila, at nagkaresulta na doon talaga sa mga kani-kanilang mga negosyo, eh bakit hindi na lang natin sundin para ma-enjoy din po natin ang dapat natin na success. Kasi nakita na natin ang resulta nila eh. Nandyan na po yung result. So, kung nandyan na po yung result at na-experience na ng mga nauna sa atin, eh bakit mo papahirapan yung sarili mo? Eh, sundin mo na lang yung dapat sundin.
Kasi ang totoo talaga nito, nahihirapan lang tayong mag-submit sa system. When you run the system, eventually, ang sistema na ang magpapatakbo sa negosyo mo. Ulitin ko ha. Kung tatrabahuin mo ang negosyo na to ayon sa sistema na meron po tayo, eventually, ang system na meron po tayo, yun ang magpapatakbo ng negosyo mo. So ano po ba yung product ng sistema natin? Ito na po, na unti-unti nating, unti-unti ko na kayong i-introduce sa system natin ha. Unti-unti ko na kayong i-introduce sa system natin kasi yung mga unang session po natin, I am trying to explain yung value po ng sistema. Kasi kung idiretso ko po ibigay po sa inyo ang sistema na to, hindi niyo po makita ang value nito. Okay? So ano po ba yung ultimate product ng sistema natin? Ang ultimate product po ng sistema natin is to create a consultant. Ibig sabihin, when we started this business, when we put in our marketing plan, we only have one objective in mind, is that eventually, all of you will become consultants. Total ready naman yung marketing plan natin when people produces consultant kasi may mga royalty bonuses tayo eh. So meaning, lahat po ng activity po natin, lahat po ng mga workshops, lahat po ng mga training, lahat po ng mga galawan po natin dito ay for only one objective is to create more consultant. Now, ano po ba tong consultant? Ang consultant po, ito po yung final product ng sistema natin. Kaya nga, ang always nasabi ko, it's either you are a consultant right now or you are still a consultant to be. Yung mga posisyon na supervisor, PLS, supervisor, manager, eh nandun lang po yun para may basis po tayo sa pagkukumpute ng komisyon. Pero ako po, ang tingin ko po doon sa sistema, ay dalawang posisyon lang po ang meron. Either ikaw ay consultant na or consultant to be. So ibig sabihin, yung mga tao ngayon na nakikinig sa akin na hindi pa po consultant, ang tawag ko po sa inyo, consultant to be. Mga consultant to be po kayo. So ngayon pa lang, ikaw dyan na nakikinig ka sa akin, ang isipin mo at ang ilalagay mo sa isipan mo na ang goal ko ay magiging consultant ako. Ngayon, consultant to be pa lang ako. Di ba? Ngayon, consultant to be pa lang ako, but bukas, consultant na ako. Ganun po yun. Kasi ang direction talaga natin, we want everyone in the organization to climb the ladder of success until eventually you will be there as a consultant, no? Kasi yun yung pinakahabol talaga natin eh. Now, ano ba ang consultant? Ano ba yung meron dito kung ikaw ay isang consultant? Number one, if ikaw ay isang consultant, ito po yung ultimate position. Pag ikaw ay consultant, ikaw ay naka-achieve ng highest level sa sistema. So nasa pinakatuktok ka na. But you also have the most accountability and responsibility. So hindi po ibig sabihin na ikaw ay isang consultant ay wala ka nang gagawin. Ikaw ang merong accountability og risk and responsibility sa mga tao. Ibig sabihin, cargo di konsensya mo yan pag yung mga tao mo ay hindi mo maturuan at hindi mo maisalang sa mga training at workshop natin. Responsibilidad mo rin sila na sila ay dalhin sa tamang daan para matutunan nila ang negosyo na to. Kasi balang araw yung mga downline na yan ay magiging leader din yan at magiging builder din yan. Ang pagiging consultant po ay hindi po yan katapusan sa sistema. Yan ay nag-uumpisa pa lang ang mas marami pang gagawin mo. O kaya nga sabi ko dyan, no? Consultant is the beginning, not the end. Kumbaga, pag nakarating ka sa consultant na posisyon, nag-uumpisa pa lang ang journey mo towards success. Kumbaga, nagka-climb ka, na consultant ka, ayan, eto. Successful na ako pero dito po ako mag-uumpisa. Ito po yung moment na kailangan mo i-increase ang mga personal activity mo. Kung ikaw ay naka
nakarating na sa consultant level, ito na po yung panahon na mas marami kang gagawin na personal activity. Ano po yung personal activity? Update mo yung mga group chat mo, dalhin mo yung mga tao mo sa mga PKS, dalhin mo yung mga tao mo sa mga site tours, dalhin mo yung mga tao mo sa mga workshops, mga training, at mga iba-iba pang mga company event at developers event. Pag ikaw ay consultant na, gumagawa ka na ngayon ng mga failed trainings, bibit-bitin mo yung mga downline mo, pupunta kayo sa mga project site at doon mo ituturo sa kanya ang dapat mong ituro. At higit sa lahat, pag ikaw ay consultant na, you are going to lead by example. Again, ha? When you become a consultant, you are going to lead by example. If akala mo na kung ikaw ay isang consultant na ay sitting pretty ka na, pues nagkakamali ka. Pag ikaw ay isang consultant na, isa lang po yung masasabi ko. Marami ka pang gagawin. Hindi pa po tayo nakarating sa tinatawag natin na ultimate passive residual income. Nag-uumpisa pa lang. Diba? So ulitin ko. Kung ikaw ay consultant, ikaw nasa highest level ka ng posisyon. Pero you have the accountability and the responsibility. Kasi balang araw, itong mga downline mo ay magiging leader din and builder na gaya mo. Ang pagiging consultant po ay hindi po yan katapusan kung hindi umpisa lang po sa mas marami pang mga aktibidades na gagawin mo. Kailangan ang mga personal activity mo ay tuloy-tuloy pa po yan. Mga field trainings at kailangan nyo pong mag-model sa lahat ng mga gagawin po natin dito. Aside from that, of course, pag ikaw ay isang consultant, ang potential income nyo po ay malaki. As long as hindi mo pineke yung promotion mo, ha? Build a big base. Ano po ba yung base? Base are your direct recruits. Base are your first level recruits. Ayan, no? Build a big base by getting more direct recruits. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong humintong mag-recruit. Hindi pa po panahon para huminto. So the more consultants na you build, the more secure your future income will be. Ganun lang po. Huwag kang matakot na magkaroon ka ng maraming consultant sa baba mo. Kasi pag maraming consultant ang nasa baba mo, marami ang magbibigay sa iyo ng tinatawag natin na royalty bonus. So mas magiging stable ang magiging organisasyon mo, mas magiging stable ang magiging income mo kasi mas marami kang tao na nasa baba na tuloy-tuloy na naggumagalaw para sa negosyo. So you must become a consultant first and duplicate the process to build a consultant factory. So ang goal natin ngayon, mag-consultant ka. Pag na-consultant ka, mag-produce ka ng mas marami pang consultant. Di ba? Para mas magiging stable. So to be a consultant, you need to produce more builders. So paano ba ako magiging consultant, Joe? Simple lang. Mag-recruit ka or mag-produce ka ng marami pang mga builders. Ano ba yung builders? Yung mga downline na patuloy ding nagre-recruit. Yung mga downline na patuloy ding nagbi-build, in short. Ibig sabihin, kapatid, lahat ho tayo, tuloy-tuloy po ang pagre-recruit. Hindi po tayo mauubusan ng recruit. Maliwala po kayo. Akala nyo lang po yan na mauubusan po tayo ng recruit. Hindi po. Okay. So our business is producing consultant. In short, our business is producing consultant. Your total focus is to identify, build, and lead large team of consultant.
So ang pinaka-objective po natin, hindi lang po mag-lead ng maraming downline, kung hindi mag-lead ng marami pang consultant. Ang daily activity na nagagawin po natin dito ay ang pag-develop ng mga downline ninyo na one day magiging isang consultant. Well, of course, mag-uumpisa yan bilang isang PLS, supervisor, manager, hanggang makarating po sa isang consultant level. Regularly, cast a vision for your consultant. Kausapin niyo po yung mga tao niyo. By the way, ito lang po yung gusto kong malaman. Kayo ba may mga downlines na? Kasi kung may mga downlines na po kayo, kailangan niyo po magkaroon ng regular meeting para sa mga downlines ninyo. Hindi po siya po pwedeng wala po kayong regular meeting para sa mga downlines ninyo. Kailangan niyo pong kausapin ang mga downlines ninyo every now and then. Hindi po siya po pwedeng basta na lang iiwan ninyo sa ere. Kailangan niyo po silang kausapin every now and then. Gawa po kayo ng regular meetings. Hindi naman kailangan araw-araw eh. Pwede naman once a week or twice a month. Depende po kung ano po yung magiging convenient po para sa inyong lahat. But as much as possible, you should have meetings. Kasi kailangan pong regular na mag-uusap kayo eh. So in short, those who have more consultants will be more successful. Ganun lang po yan. Now, I would like to make some commendation here, no, to Miss Melchora Berdan. She's one of our consultants who have produced more consultants. Mel Berdan was able to produce Novilin. Downline niya si Novilin Alcober. Downline din po niya si Sheila Iscasinas, isang consultant din. Downline din po niya si Richelle QB, isang consultant din. So ibig sabihin may tatlong consultant na po siyang napoproduce. Kaya si Miss Mel ay tuloy-tuloy pong nakakatanggap po sa atin ng royalty bonus mula po sa mga consultant na napoproduce niya. So kung nakaya po niya, wala pong siyang rason na hindi din po natin makakayanan yan. So kung kaya ni Mel, kaya mo yan. Huwag mong isipin na hindi mo talaga kaya. Kasi pag iniisip mo yan, wala na. Talo na talaga agad tayo. Okay? So there are four simple steps to become a consultant. Number one, keep inviting people. So huwag kang huminto ng pag-i-invite. Invite people into the business. Then be a product of the system. Ibig sabihin, sundin mo ang sistema na meron po tayo. Yung in-invite mo, siguraduhin mo na susunod siya sa sistema ng meron ang marketing plan ng DPPI. Kasi kung hindi siya susunod, hindi ka maduduplicate, at kung hindi siya susunod, hindi ka magiging consultant. Number three, kailangan talagang mag-attend sila ng mga trainings and seminars, as many as they can. As long as there is an available training, as long as there is an available seminar, ma-offline man yan or ma-face-to-face, let them join. Hindi po question dito ilang beses mag-a-attend. In fact, ang pinaka-suggestion ko, attend as much as possible, as many as you can. Pabalik-balik po, kasi kailangan talaga. The more we climb into the leadership position, the more we should be learning every step of the way. The number four, lead more builders to become a consultant. In short, pag may nakita ka na itong tao na to ay active na nagbi-build, nagre-recruit, tutukan mo yan, i-develop mo yan, na one day na magiging consultant din po yan. That's the way in order for you to build consultant. Always remember, those who control distribution, control the market. No? Sino daw yung may hawak ng distribution? Siya ang may control ng market. Builders who control large network of consultants control the future. So ibig sabihin, kung ikaw ang consultant, tapos ikaw ang may pinakamaraming consultant sa baba, ikaw ang may hawak ng future ng industry na to. Alam mo bakit? Kasi ikaw ang magpuproduce ng maraming benta sa isang developer. Kasi pwede mong sabihin ni developer eh. Developer,
dito sa grupo ko, kayang ibenta yan. Kasi ganito kami karami. Ganito ako karami. You will be in control if you have the larger group. So ito na po guys. Ito na po yung DPPI system. Now listen here carefully. And I will end with this one. Okay. Ganito pa. Usap muna tayo. Kasi ito, ano na lang to, 2 or 3 slides na lang yan. By the way, if you are listening with me right now, and since na nandito na po tayo sa the DPPI system, ipapakilala ko na po, i-introduce ko na po sa inyo ang DPPI system. Tawagin niyo po yung umalis na mga nanood kanina. Marami pong nanood kanina eh, pero umalis sila. Umalis sila nung nasaktan siguro nung nasabihan ko with regards to recruitment. No? Ang iba doon umalis nung nasaktan na sinabihan ko na peke yung promotion. So tawagin niyo sila, di kailangang masaktan. We always tell this na the truth hurts, no? The truth hurts. Ang totoo po masakit po 'yan. Pero kailangan ko po talagang sabihin kasi kailangan po talaga nating matauhan. Kasi ang habol ko lang naman is for you to have a stable income. Eh. Kasi if you are not going to have a stable income, hindi mo po kayang mag-invest ng iba pang mga negosyo later on. Okay? So ito po, i-introduce ko na ang mga DPPI system, pero tawagin po natin yung mga kasamahan natin kasi nawala sila kanina. Eh. Marami yung kanina, umabot tayo ng mga 30 audience. Eh. Pero nung sinabihan ko sa recruit at saka sa peke na promotion, umalis. Na guilty siguro, mukhang guilty. No? Parang ganun siguro, mukhang guilty. Kasi umalis eh. Still, new pa lang ako. Napapagalitan nga ako ni Sergio, pero di ako nag-back up. Ayan, totoo yan ito si Stella. Totoo yan. Na-correctionan ko to si Stella. Pero salamat Stella, no, you take it positively. Kasi ang habol ko lang naman eh, it's more on what you are going to learn eh. Kasi kanina guys, totoo talaga, mga 30 po yung audience. Pero na notice ko na nung sinabi ko tungkol sa recruit at saka sa peke na promotion, umalis. Siguro guilty, no? Siguro guilty. So, umalis na hanggang naging ano na lang, 15, mga ganun, no? Mga 15. Ito, 15, no? 15. So, kalahati. Kalahati yun, kalahati ang nawala, no? Pero pwede nyong i-invite, pwede paki-invite para pakita natin sa kanila yung sistema. Eh, ito na yung last, eh. Pwede invite nyo po sila, pwede nyo i-mention or kaya ba i-chat. Yan, si Mia, Miss Novelin just in. Miss Novelin, nandyan ba yung dalawa kong OJT? Si Gerald at saka si Vince? Di kanina talaga, mga 30 audience yon. Pero nung sinabi ko tungkol about recruitment, nung sinabi ko tungkol sa peke na promotion, kasi maraming namimeke ng promotion eh. Akala kasi nila hindi ko alam na peke yung promotion nila. Pero ito lang po yung masasabi ko talaga. Pag ipipeke mo yung promotion mo, ikaw rin ang talo. Kasi hindi mo talaga mai-enjoy yung override commission. No? Tapos nagsialisan eh nung sinabi ko na hindi nag-attend ng workshop kasi akala na magaling na, akala nila kabisado na, umalis. Ang daming umalis eh. No? Which is totoo naman eh. Kasi ito lang po yung guys, no? Ulitin ko to ulit, no? Ulitin ko to ulit. Hindi ko mo manager ka, hindi ko mo supervisor ka, at hindi ko mo consultant ka na alam mo na lahat. At huwag mong isipin na dahil naka-attend ka ng isang beses ay sapat na po na yun. Kasi kulang po yun. Okay, so ito po yung sistema natin para isa-isahin natin. Okay. Step 1,
Pag meron kang recruit, kailangan po niyang mag-attend ng orientation. Either ito po'y online or offline. So, maandami po nating schedule sa online, marami rin po tayong schedule sa offline. Pero ang pinaka-goal po natin dito, ang bawat isa po na members po natin, ay dapat pong matututo po sila paano mag-present ng business. Kaya ang pinaka-goal talaga dito is eventually aralin paano gawin ang business. Number two, dapat after siya mag-attend ng seminar at nag-decide siya na mag-join, dapat talaga i-process agad ang ID para full accreditation na po talaga siya. Ito yun, guys. Yung membership po natin ay online. So wala kang papel na panghahawakan. Ang tao na nag-join, feeling po niya ay hindi pa po siya member. Kasi walang pinanghawakan eh. So ano po yung proof of membership or accreditation? Yung ID ho. Okay. Ngayon kasi ginagawa natin, ang sinasabi kasi natin sa mga downline na kung magkakapera ka, magpa-ID ka, no? Hanapan mo ng paraan para magpa-ID ka kasi kailangan na may ID ka. Ang pagpapa-ID po ay manggagaling dapat ang push niyan sa mga upline. So pag merong bagong recruit, kailangan agad-agad magpa-ID talaga. It's a must. Para ready po. Para ready ang tao. Number three, sorry. Kung ikaw ang upline, kailangan mo talagang ipa-attend siya ng sales and marketing workshop. Kailangan talaga. It's a must. Pilitin mo. Sikapin mo. Parang kanta, no? Pilitin mo, sikapin mo. Na mag-attend sila ng sales and marketing workshop. Pwede pa kayong humabol sa February 25 kasi napakarami pang bakante. Attend kayo. Then, pag nakapag-join ka na ng sales and marketing workshop, pwede mo siyang i-repeat sa online. Pwede ka rin mag-repeat ng mag-attend ng sales and marketing workshop. Bakit ini-encourage ko na mag-attend ulit? Simple. Kasi hindi po siya makuha lahat at one setting. Again ha, ulitin ko. Pag nag-join ka isang beses ng sales and marketing workshop, hindi mo makukuha lahat kung isang beses lang. Kailangan balik-balikan mo ang pag-attend. Number three, and number four, FB Ads, an online platform workshop, every Wednesday po to, dyan sa opisina natin. Doon naman sa ibang lugar, may pumupunta po sa inyo para ituro po to. Pero ito lang po yung masasabi ko. Ang pag-aaral po ng FB Ads ay hindi po siya makukuha isang beses. Hindi po kakayanin ang isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Hindi ho, as many as possible po yan hanggang makabisado mo. Kasi even po yung mga kabisado na po ang FB Ads workshop, nahihirapan pa nga. How much more yung isang beses lang? So, balik-balikan mo. Yung steps na yan, ha? So, ano yung una na gagawin pag meron kang bagong recruit? Attend ng seminar. Dapat magpa-ID agad. Dapat mag-attend ng workshop. Kung wala pang available schedule ng offline, pumunta sa online. Every Monday night, may training po yan online. Tapos, mag-enroll ng FB Ads workshop. Every ano po yan? Every Wednesday sa face-to-face. Pero, meron din po yan sa online. Pero mas maganda po yung face-to-face po dyan. Okay. So, 1, 2, 3, 4 po yan. And let's go to the next. 5, 6, 7, 8. Ito po yun. Dapat, yung downline mo ay
mag-attend talaga ng mga PKS. Huwag isang tabi ang value ng PKS. Importante po ang PKS, hindi lang po isang beses. Maraming beses po dapat. Dapat din po mag-join ng Saitor kasi walang saysay, walang silbi, ang puro PKS, tapos hindi nila nakita ang project mismo. Okay? Ang PKS po, available po yan online, available din po yan offline. Pero ang Project Saitor po ay wala pong online yan. Kailangan nyo pong mag-attend. Huwag na po kayong magpakahirap kulitin. At panawagan din naman sa mga upline, ng mga tao na to, kayo mismo, itulak na ninyo yung mga downlines nyo na mag-attend ng Saitor. Supervisors, managers, itulak nyo yung mga downlines nyo na mag-attend. Number 7, ang tao na ni-recruit mo na nag-attend ng PKS, nagpa-ID, nag-attend ng seminar at workshop, at nag-attend ng PKS at Saitor, sabihan mo siya na tuloy-tuloy ang pagre-recruit niya every time na meron pong seminar. Okay? Ibig sabihin, yung tao na ni-recruit mo, kailangan meron siyang recruit every time na meron po tayong schedule na seminar. May seminar po tayo sa online. Kaya sabihan mo yung downline mo ngayon na mag-recruit. Bakit hindi mo sinabihan yung downline mo na mag-recruit? Diba? Maayos na tayong nag-usap nito eh. Sabihan mo yung downline mo na mag-bit-bit siya kahit isa. Kung nasa Cebu ka, dalhin mo yan ngayong Friday. Kung nasa Dumaguete ka, ngayong Sabado. Kung nasa Bacolod ka, ngayong Sabado. Kung nasa Butuan ka, ngayong Friday. Kung nasa Cagayan de Oro ka, ngayong Friday. Kung nasa Danau ka, ngayong Friday. Bit-bitin mo yan. Number 8, repeat the cycle for new downline. So kung mayroong bagong downline, balik naman. Attend PKS, no? Process ID, attend sales marketing workshop, FB ads platform. So pa-cycle-cycle po yan, pabalik-balik po yan. Okay? Ma-post nga natin ito, no? Magandang pag-i-post natin to para magawa siguro ako ng tarpaulin ito para maalala ng mga members. Okay? Ayan, si Stella. May downline siya sa Saturday. May dalawang recruit na dala. Okay. Number 9. Okay. Yung mga direct recruit mo na natapos nang nagpa-ID, nag-attend ng workshop, nag-attend ng FB ad, nag-attend ng Saitor, nag-attend ng PKS, ngayon ang gagawin mo sa downline na 'yan ay turuan mo siya paano mag-present ng negosyo. Sir Joff, hindi ko alam paano mag-present ng negosyo. Wala akong kopya. O, madali lang po yan. Humingi po kayo ng copy ng business presentation sa mga trainers po natin. Magbibigay po yan sila. Okay? So, upline. Ito yung gawin mo. Yung mga downline nyo po na matagal na po sa negosyo, turuan nyo po sila na matuto po sila paano mag-present ng negosyo. Panawagan ko po sa mga supervisor at saka manager, hindi na po kayo PLS, na puro na lang kayo po attend ng attend. Napapanahon na rin po na kayo na rin po ang magpipresent. Kasi manager na kayo eh. Supervisor na kayo eh. Ang nakakatawa dito, manager na kayo, supervisor na kayo, pero isip ahente pa rin kayo. So nawalang silbi yung proseso natin. So ito yung panawagan ko sa mga manager at saka sa mga supervisor. Learn to present the business. It is important para ito po ay susundin ng mga downlines po ninyo. Kasi kung hindi po kayo matuto paano mag-present, yung downline mo, hindi rin matututo yan kasi ang sasabihin niya, eh, ang upline ko nga, hindi alam paano gawin to. Ako pa. O, di ba?
So kung ikaw, nakikita mo yung mga downline mo na hindi marunong mag-present, tanungin mo yung sarili mo. Ako ba? Sinisikap ko bang matuto paano mag-present? Kasi kung hindi ka nagsikap na matuto paano mag-present, how much more yung downline mo? Hindi mo ba nakita ang effect? Kung ang mga downline mo, alam nila paano mag-present lahat, lalaki yung grupo mo. Nakita mo si Novelin? Si Novelin, ang downline niya, isa, si Teode, nandun sa Bacolod ngayon, nagpipresent. May isang downline siya, si Angel, na marunong na rin mag-present. So anong nangyayari? Nagmumultiply po yan. So ngayon, ang goal po natin, ang goal natin lahat ngayon, you learn, you ask a copy of the presentation, then ituro mo sa downline mo. Number 10, dapat magkaroon po kayo ng small group meeting. Kung meron ka ng downline, isa, dalawa, tatlo, mag-meeting kayo. Kung hindi po kakayanin ang once a week, pwede niyong gawing once a month or twice a month. Basta ang importante, mag-meeting kayo. Alam mo ano yung value at ang importance ng meeting pag mini-meeting mo yung mga downline mo? Pag mini-meeting mo yung mga downline mo, ma-observe mo na may mga problema sila na kakailanganin nila yung tulong mo. So ang tanong ko sa'yo, kailan ka ba last nag-meeting sa mga downline mo? Or nag-meeting ka ba sa mga downline mo? Marami namang paraan mag-meeting. Pwede kayo mag face-to-face na meeting. Pwede rin po kayo mag-online meeting via Zoom. Basta ang importante, mag-meeting talaga kayo. Umpisahan mo na mag-meet kayo. Huwag mong hintayin na kompleto lahat. Kasi hindi talaga makompleto lahat. Okay? Ulitin ko ha. Huwag mong hintayin na makompleto lahat bago ka mag-meeting. Kasi hindi talaga makompleto po yan. Mag-umpisa ka kung sino ang available. Doon mo umpisahan. Kung sino ang available, meet kayo. Anyway, sa next meeting, madadagdagan at madadagdagan po yan. Until magiging regular po ang pag-meet po ninyo. So mananawagan naman ako ulit. Panawagan sa mga consultant, mga managers at mga supervisor, kailan ba kayo mag-umpisang mag-meeting ng mga downlines ninyo? Nag-meeting na po ba kayo? O mananawagan ako ulit, mga consultant, managers, and supervisors, please conduct small meetings sa mga downlines ninyo. Importante po yan. Okay? So number 11 in the system. Yan, sabi ni Mel, wala pa. So kailangan nyo mag-meet. No? Number 11, step up as the leader of your team. You are a leader of your team. Kaya, step up. Go and lead your team. Hindi yung ikaw yung leader, ikaw pa yung pasaway. Ulitin ko ha. Hindi yung ikaw yung leader, tapos ikaw din yung pasaway. So mananawagan ako ulit. Consultants, managers, supervisors, and all uplines, please lead your team. Lead your team. Number 12, empower your downline to do the same. Number 12, kung ano yung ginawa mo sa mga downline mo, sabihan mo yung downline mo na gawin din niya sa mga downline niya. Diba? Step 12, kung ano yung ginawa mo sa kanila, sabihan mo yung downline mo na gagawin din nila
sa mga downline nila. Pag nangyari po yun, full circle na po tayo sa DPPI system natin. Okay? So, siguro itong 1 to 12 system, ilagay natin sa isang tarpaulin siguro, Miss Novelin, no? Para makita at sundin ng mga tao. They have to follow this system kasi kung masusunod lang nila, it will give us the good results sa mga organization natin. Okay? So, the more you do, the more you understand, and the more you love it. Ganun lang. Kung the more daw na tatrabahuin at susundin mo ang sistema natin, the more mo maintindihan ang reason kung bakit natin sinusunod ang sistema na to. Pag naiintindihan mo na to, the more you are going to love the system. Kaya nga I always tell our trainers, just trust the process. Kasi ito namang proseso na meron tayo, ito namang sistema na meron tayo, hindi naman to sa bigla lang na sumulpot diyan eh. Ito po yung accumulation ng mga experiences natin through the years. Kaya sabi ko, just trust the process. If you trust the process, eventually we will get there. So that's it, no? I'm done, no? I'm finished for the day. Sa part 2 natin. So ito na lang, no? While magtatapos ako, and I know I have took much of your time. Kasi it's already 5:30 there. So umabot tayo ng 2 hours and a half. Ito lang po yung simple message ko as I end it. Our system is good as nothing if hindi po ninyo susundin. Kailangan ko po ang tulong ng bawat isa. Kailangan ko po ang tulong ng consultants, managers, supervisors, at lahat po ng mga apply. Hindi ko po kakayanin mag-isa. I will be honest with all of you. But I will guarantee you one thing. I will be side by side with you, fighting for your dreams. And if you think that you are riding in the right vehicle, ito lang po yung magsasabi. Ito lang po yung sasabihin ko sa iyo. Kumapit ka lang. We will get there. Kumapit ka lang. We will get there. Life is a journey as much as success is a journey. Would there be ups and downs? Yes. Would there be challenges and hardship? Yes. Would there be time that I get frustrated? Yes. But that doesn't stop me from pursuing my dreams. I don't allow other people to dictate my actions. I don't allow other people to stop me in reaching my goal. I hope, kayo din, you're not going to allow other people to stop you. It's only in a matter of time before we are going to reach our destination. And by the way, before we end, kung meron po kayong mga downline na hindi po nakasali to this afternoon, paki-share na lang po ang video na to. Malay mo, it will touch their hearts. Thank you and God bless you all. Bye-bye!